Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Let's start na with a prayer. Okay, manalangin na tayo. Sister Pepot, kayo na po ang manguna. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for this evening. We lift up to you our life group, our discussion, O Lord. We pray, O Lord, that we will be able to understand more about the grace that you have been giving us, O Lord. Thank you, Lord. Open each and every one of us, our minds and our hearts, as we discuss our church. Yung pinag-uusapan po namin about sa church namin, O Lord. Thank you, Lord, and be with us. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Amen, amen. Good evening po sa inyo. At speaking of, pag nilalamig ay nagkukumot, Lala ko lang nung mga bata kami. Kasi yung mother ko, sabi na umuwi yun eh, galing sa trabaho. Nagtatrabaho siya dati sa Remson Department Store. Naalala niyo yun? Yung Remson Department Store nung araw. Santa Cruz ba yun? Sa Cubao. Ayan, Santa Cruz meron. Sa Cubao meron. Anson yata yun. Remson. Diba? Ano pa? Shoes Department Store? Shoes Department Store. Parang okay. SM siya, pero maliit na version. Remson ang pangalan. Ng mga 70s, 80s. Tatrabaho siya. Mga kalaban ng ang tibay. Marikina Shoe Expo at ang naalala ko, paggabi siya umuwi, medyo gising pa ako. Nung elementary ako, kinukumutan niya ako, no? Kasi minsan, ayoko magkumot, eh. Naalala ko, lagi niya ako kinukumutan. Siguro para wag lamukin o whatever. O kaya usap pa noon yung kulambo. Ewan ko, naalala yung kulambo nung araw. Mm-hmm. Yeah. Pag malamok. Di ba? No, 70s, 80s, naalala ko pa nga yung kulambo. Di ba? Yung mga galing Batangas. Yung naglalagay siya ng kulambo para hindi ka lamukin. Di ba? So bilang isang ina, isa sa mga natural niya lang ginagawa yun. Baga, hindi na question sa kanya yun. Basta gagawin niya lang for the sake of kasi gusto niya makatulog na maimbing yung anak niya, no? Parang ganun. Which is ganun din naman yung feeling natin ngayon tayo rin na mga magulang na. Naisip ko lang yun na before ko pa naisin kasi in the middle of the night, pwede kang tumayo, ma-realize mo na malamok nga, no? Or kaya malamig nga. So, mabuti na lang habang tulog ka, habang hindi mo pa alam, di ba? E nabigyan ka na ng kumot na nanay mo. Di ba po? So, it's a beautiful picture ng isang parent na nagmamahal sa kanyang anak at kahit pagod sa trabaho, buong maghapon, ang iniintindi niya pa rin ay yung kapakanan ng anak niya na natutulog. Na-realize ko lang na kumbaga parang naihilan tulad ko dun sa tinatawag na prevenient grace. Kumbaga hindi pa natin hinihingi pero available na. Di ba? So nakukuha na natin. So yan po yung pag-uusapan natin, no, ngayong gabi. Ano ba yung prevenient grace? Di ba? It's another theological topic, no, na hindi naman tayo ganun kapamilyar. Well, familiar tayo. Kung titingnan natin, balikan lang natin yung ating pinag-usapan ng mga nakaraan na panahon, nakaraan na Biyernes. Familiar tayo doon sa Triune God kasi nung Katoliko tayo, Trinity pa rin naman, di ba? Wala nang pinagkaiba. Merong Diyos Ama, Diyos Anak, at saka Diyos Espiritu Santo. Hindi na natin masyadong kinukwestiyon yan, eh. Di ba? Familiar tayo doon sa tinatawag na Holy Scripture. Kumbaga, familiar tayo sa Bible, sa salita ng Diyos. Familiar din tayo sa sin. Yung original at saka personal. Yung original, yung kagagawa ni Eva at ni Adan. Yung personal, yung mga nakukomit natin ang mga kasalanan. Tapos, pinag-usapan natin last Friday, atonement. Di ba? Ngayon gabi, pag-uusapan natin yung prevenient grace. Pero sabi ni Sister LV, mag-review muna tayo ano ba yung atonement. Diba?
pag-usapan natin ng konti ng bahagya, no, yung atonement, no. Kumbaga sa sarili nating salita. Alam niyo kasi mukhang mahirap kasing intindihin. Unang-una, mahirap din ipaliwanag yung tinatawag na mga theological topics kasi nasa Western point of view siya. No, pangalawa, siyempre, yung kanyang pagkaka-explain ay nasa English. Minsan, hindi lang mababaw na English, kundi malalim pang English. Ano? Buti na lang dyan si Tita Fe para mag-interpret para sa atin. So, pero sa simpleng salita, no, kung kayo yung tatanungin, diba, bago kayo nakilala, hindi pa nakakilala sa Diyos, pero curious siya. At gusto niyang matuto tungkol sa Panginoon. Ano ba yung atonement sa inyo? Paano niyo siya papaliwanag? Anybody can answer? Sige, para bago tayo mag-move on sa prevenient grace, review lang. Ano ba yung pinagtanong sa iyo? Esther, kakatanggap ko lang kay Jesus eh. Ano ba yung atonement? Ano pa, paano mo papaliwanag sa akin yung atonement? Yung sa akin po, ano yung sa Tagalog man hindi ko alam, pero yung makabawi. Mhm. Tingnan nga natin sa tanong nga natin kay Google nga. Magandang idea ni Sister Lenlen eh. Tanong natin kay Google, ano sa Tagalog ng atonement? Sinusuyo. Oh, yan. Tama ba? Atonement. Sinusuyo. Bumabawi. Sinusuyo. Ito, sa Tagalog, ang sabi sa Tagalog, atonement, pagbabayad sala. Tama siya, no? Sister, ano? Sister Lenlen. Pagbabawi. Panunuyo. Okay. Ano yung binabayaran? Kasalanan. Kasalanan. Sabi dito, reparation. Naririnig niyo ba yung word na reparation? Palagi dito naririnig sa Amerika yan eh. Yung sa mga black, diba? Yung reparation, nangihingi sila ng reparation dahil ginawa silang slaves. Alam niyo ba kung bakit ang mga Indian casinos ay pag yung mga casinos na madalas pinupunta ng mga Pinoy, kung saan nauubos yung mga SS ng mga matatanda. Oh, nagkakasino sila. Di ba? Napapansin niyo, punta kayo sa casino. Kasi pag kumakain ako ng buffet sa casino, una ko napapansin, puro mga matatanda na Pilipino nagkakasino. Anyway, bakit ang usually mga namamalakad, no, may-ari ay mga Indians, di ba? O ang tawag nga Indian casino, di ba? Kasi reparation 'yun, mga kabayaran, ano, na sila yung nagme-may-ari. Dahil sila yung mga nauna dito, parang reparation, parang ganoon. No, sabi eh, reparation for an offense, no, na ginawa natin, kabayaran, atonement, pagbabayad sala, ano? Kumbaga nung unang panahon kasi, no, review lang na bago po mapatawad ng Panginoon eh meron dapat kabayaran ng kasalanan. Kasi 'di ba sabi nga ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death. So pag nagkasala ka, automatic ka matayan. Ngayon, para hindi mo abutin 'yon, para mapatawad ka, kailangan may reparation, mayroong pagbabayad sala or atonement. Yung panahon ni Moses, ang kadalasang ginagamit, ano? Dugo ng mga hayop. Di ba? So, ganun din pagdating sa New Testament. Once and for all, nagkaroon ng atonement or pagbabayad sala na ang gamit ay dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag sa kanya, perfect lamb. Walang blemish. Di ba ang requirement pagka nag-ano sila nun? Yung walang sakit, hindi duling o hindi basag yung buto, ano, hindi pilay or kaya walang balat, walang galis or baga perfect, no, malinis, maayos, magandang lamb. So, yun din yung pinagmumulan noon, ano, kumbaga.
si Jesus yung perfect lamb. Kasi holy siya, wala siyang kasalanan. And yet, hinayaan niya na tumagas yung dugo niya para sa atin. So basically, no, ganun yung, kumbaga, ang sistema kasi, pag nagpapaliwanag kayo, huwag niyong masyadong pagkalaliman kasi sigurado, hindi rin naman kayo maiintindihan. No, mas maganda na pag pinapaliwanag niyo siya, eh, kumbaga, doon sa punto na kaya niyang i-digest, no? Para nagbibigay ka ng pagkain, eh, kung bata, huwag mong bibigyan ng steak, mabibilaw ka niyan. Kumbaga, eh, ngunguyain mo muna para ma-enjoy niya yung pagkain. Diba? Sabi nga natin sa Church of the Nazarene, we believe that Jesus Christ, by His sufferings, by the shedding of His own blood, and by His death on the cross, made the full atonement for all human sin. That this atonement is the only ground of salvation, and that is sufficient for every individual of Adam's race. Ibig sabihin, sakop tayong lahat. No, kumbaga, ito talaga yung solusyon para maibsan yung kasalanan. Ayun. Ngayon, kung kayo magtatanong, ano yung nasa isip niyang tanong? Na halimbawa, na pwedeng itanong sa inyo nung kausap niyo na unbeliever, halimbawa. Anybody? Bago tayo mag-move on sa prevenient grace. Ano po yung tanong? Halimbawa, meron kayong kausap na unbeliever, tapos tinanong kayo, sa palagay nyo, ano yung kadalasan nilang gustong itanong patungkol sa atonement? Subukan natin sagutin lahat para at least equip tayo kapag tinatanong tayo, alam natin yung isasagot natin. Tama-tama, may mga verses dito na pwede nating maging basihan. Yun. Meron ba kayong naiisip na pwedeng itanong sa atin na kumbaga anong paraan para mapatawad? Una-una, siyempre kailangan humingi ng tawad, no, papaliwanag natin sa tao, no. Kailangan humingi ng tawad, no. At dapat alam natin kung kanino tayo hihingi ng tawad. Kaya importante 'yung mga verses, eh, 'di ba? Sinasabi sa Biblia, no, kahit hindi mo kabisado kung ano 'yung verse, 'di ba? Pero alam mo kung saan, kung ano 'yung pinupunto, no. Halimbawa, pwede mo sabihin, alam mo na susulat sa Biblia. Nasabi sa Bible, Jesus is the way, the truth and the life, no. Siya lang 'yung daan, siya lang 'yung tanging daan, walang dating daan, walang bagong daan, siya lang 'yung tanging daan. Siya 'yung katotohanan, siya 'yung buhay, okay? So siya 'yung Panginoon. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Siya rin 'yung perfect lamb. So sa kanya hihingi ng tawad kasi Father, the Son and the Holy Spirit are one. So kumbaga, pag humingi tayo ng tawad sa kanya, papatawad tayo ng Panginoon. Okay? So actually hindi pa mapag-uusapan 'yung atonement doon. Eventually, ang pag humaba na humaba, doon yung ipapasok yung atonement. Bakit may atonement? Kasi ito yung sagisag. Ito yung pagbabayad sala ng Panginoon. Na imbes na tayo, yung dugo natin ang maibabayad, yung dugo niya na ang ibinayad. Mula doon sa nakaraang kasalanan natin ngayon, hanggang sa magiging kasalanan natin in the future, bayad lahat yun. Diba? Diba sarap ng feeling kapag may nakilala ka na sa restaurant? Dati kumain kami nung staff, ng staff ko sa office. Sa isang medyo mahal yung kainan na restaurant sa Green Hills. Tapos ako yung taya kasi nilibre ko sila kasi for a job well done sa ginawa naming project. Pero kinakabahan ako kasi bako lang yung pera kong dala. Hindi pa masyadong uso yung credit card noon, eh. Pero after namin kumain, bago kami matapos, may isang parent ng estudyante, na estudyante ko, parent, nakilala kami. Tapos lumapit sa amin. Tapos sabi, "Sir, kamusta po?" "Ay, ko mabuti naman po. Kamusta kayo?" "Okay naman po. Konting kwentuhan." Pag alis sila, alam niyo sabi, "Okay na po yan. Bayad na po yung kinain niyo." "Hay, nakahinga ako maluwag." Ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling na kinakabahan ka kasi baka kulang yung dala mong pera. Pero may magsasabi sa'yo, kung ano mag-alala, bayad na yan. Sana mas mahal pa yung in-order.
Para, hindi, sigurado, mas mahal yung in-order namin dahil madami kami. Kasi dalawa lang silang mag-asawa eh. Para nagkapi lang yata sila doon. Eh kami talagang kain. Tanghalian talaga. Alam mo may utang ka pero iba nagbayad. Sarap yung feeling. No? Ganun yung atonement. Ikaw dapat yung magbabayad eh. Ikaw dapat yung mamatay ng walang hanggan. Pero binayaran. Baga. Diba? Baga, because of a relationship. Eh, hindi ka rin naman basta-basta ililibre nun kung hindi ka kilala. Diba? So, ganun din si Jesus. Diba? Magkakilala kayo. Magkaibigan kayo. Tinanggap mo siya. So, may atonement. Anything else? Any questions na pwede nating sagutin? Pagsasagot kayo sa mga tanong, mga nagtatanong sa inyo, mas maganda kung makagamit kayo ng examples na mas madali nilang maiintindihan. Mas madali nilang mag-grasp. Di ba? Kasi yung role natin eh. The Holy Spirit helps us when we read the Bible and then we understand it, ipinapamuhay natin. Pagka-execute natin sa buhay natin, mapapansin ng ibang tao yan. Ngayon, magiging authority ka sa ayon sa gusto mo. People will come to you for counseling, for question, for wisdom, for whatever. Na mapapansin mo yan habang lumalago ka bilang Kristiyano. Hindi ka naman hindi ka naman pabida, pero people will just come to you. Alam mo, Sister LV, pagka nakikita kita, I feel the yung peace. Pwede mo ba akong counselan? Alam mo, Sister Pepper, pag nakikita kita, alam mo, parang ikaw yung may wisdom eh. Pwede mo ba akong tulungan? I mean, it's natural kasi yung manifestation ng Holy Spirit eh nakikita sa inyo eh. So ang sister doon is when you explain it to them, kumbaga ikaw na nakatanggap mula sa Holy Spirit. Kasi usually as they try na intindihin ang isang bagay, minsan hindi nakukuha dahil nga wala pa yung help ng Holy Spirit. But eventually naman, pag naging Christian, sama niya mga yan, dire-diretso makiintindihan nila. Pero nasa sa atin nga, yung usually, yung pag-initiate no, ng pagtuturo para lumago sila. Meron tanong kasi, Pastor, yung meron nagtanong, sabi niya. Apa. Ang tanong niya, paano daw siyang sigurado, what is the assurance na that he was forgiven? Hmm. Ano yung assurance niya na forgive siya because of the shedding of the blood? Parang ganon. Mm-hmm. Sabi niya, hindi niya alam na kung paano, kung ano na ba siya, talaga bang pinatawad na siya. Mm-hmm. Papatawad pa siya talaga. Ganon. Yung mga tanong na hindi naman po nila, kasi naintindihan yung ganon. Mm-hmm. So, friends ko na pinatawad ako ng Panginoon kung sinasabi mo. So, kailangan talaga meron kang mga supporting verses from the Bible na you have to show them or you them, di ba? Parang ganun. Actually, sometimes hindi nga kasi we need to look at the perspective na ang mga kausap natin minsan sometimes, oh, kahit na may supporting verses tayo, they don't believe the entire Bible, actually. Kumbaga po, hindi nila ite-take in yun as truth, no? Kasi, siyempre nga, they don't believe it. Sasabihin nila, tao lang naman sumulat yan, or makagawa-gawa lang yan, or whatever, no? Dito kasi papasok yung, yung personal experience natin, ano? Kasi una, pag tinanong tayo, kasi napakagandang tanong nun, eh. Paano mo bilang Kristiyano masasabi na nung humingi ako ng tawad ay pinatawad talaga ako? Anong assurance ko? Kasi para tong hard evidence, no? Kumbaga sa batas, kailangan ma-rule out na beyond reasonable doubt. Dapat mapakita din siya na siya talaga yung pumatay, siya yung nagnakaw, whatever. So ganun din yung hinahanap nila. Kumbaga, gusto nila na hard evidence, hard truth, no? Kaya ikaw ngayon, kahit na sabihin mo yung mga minsan ano, minsan naman, kadalasan, pagka sinabi mo yung mga verses, nag-work yung Holy Spirit and they accept it as truth, no? But
But minsan, may mga tao talaga na may callous yung heart, so they will not accept it as a truth, no? So, kumbaga, hindi makapag-work yung Holy Spirit kasi nag-resisting spirit nila. So, ang mangyayari dito, napakagandang tanungin natin una-una, no? Ibalik natin yung tanong sa atin. Ako nga ba, si Jeff, ano nga bang assurance ko? Nung tinanggap ko si Lord, noong mid-90s, 95, 96, ano naging assurance ko na pinatawad ako? Looking back, no, base sa experience ko, kasi you cannot speak for the experiences of others, no. Hindi mo rin pwedeng iduldol yung dapat ganito, dapat ganyan ang intindihin mo doon sa kausap mo. Pero lahat 'yon marirefute niya, pero ikaw, yung experience mo, hindi niya marirefute 'yon kasi experience mo 'yun, eh. Kaya po pagka nagsumasakay ako sa taxi nung araw sa Pilipinas at traffic, nakikipagkwentuhan ako doon sa driver. Hindi ko siya pinatatanggap or hindi ko siya sinasabihan na pag di po kayo ganito ganyan, ganito po nakasulat sa Bible. Hindi ako ganun klase ng tipong preacher or sharer. Kasi lagi niyang i-dispute yun, eh. Lagi niyang i-refute yun. Kumbaga, pero pag nagkwento ako tungkol sa buhay ko, hindi niya kahit kailan pwedeng i-dispute yun. Kasi buhay ko yun, eh. Diba? Kasi pag sinabi kong alam niya po, nasabit ako sa ganitong gandong problema, ganyan. Interesting siya makinig kasi chismis ang dating sa kanya, eh. And then eventually, diba? Totoo naman, eh. Diba? Kasi ano, ay, para sige nga, ikwentuhan mo ako ng buhay mo na karumal-dumal. Tapos sa dulo, ipapakita mo yung saving power ni Jesus. Kung bakit kanya binago, paano kanya binago. Hindi niya kahit kailan pwedeng i-dispute yun. Kasi experience mo yun, eh. And then from then, let the Holy Spirit work in his heart. So ako po, ganun. Pagka tinatanong ako ng ganun, babalikan ko kung paano ba. Ako ba, ano bang assurance ko? Usually, lagi yung kinukwento yung experience ko na kakapakinig sa isang Bible study tuwing alas 12 ng tanghali doon sa opisina, saan ako nag-OJT sa guidance office. Eh, hindi ko alam. Totoo pala yung sabi sa Bible na as you hear it and hear it the word of God, nadidulot ang faith. Pero hindi ko sinasadya yun. Kumbaga, nandun lang ako kasi nagugas ako ng pinggan or nagbubukas ako ng lata ng sensory tuna. Kasi nga, lunch yun, eh. Pero kakapakinig, nagiging interested ako doon sa pinag-uusapan nila. And then eventually, one day, binigyan ako ng professor ko na hindi ko alam, pastor pala, binigyan niya ako ng Gospel of John na booklet. Eh siyempre, hindi naman ako magbabasa ng ganun dahil sinubukan ko na yan nun, eh. Hindi ko maintindihan talaga. Dahil nga wala pa yung Holy Spirit. Pero isang araw, ito yung panahon po ni Ramos, naalala niyo yun? Panahon pa ni Cory. De, tama, panahon ni Ramos, ni Cory, tapos si Ramos na brown out ng brown out. Ewan ko, naalala niyo yun na yung tipong laging brown out. Sa boarding house namin, brown out, wala akong magawa. For some reason, ako lang ang tao mag-isa. Tapos yung tinapon ko sa ilalim ng kama na Gospel of John na booklet, hinanap ko. Tapos isa-isa kong binasa. And for some reason, hindi ko rin maintindihan. Lahat ng binasa ko, naintindihan ko. And then after kong siyang basahin, na entire book of John, binasa ko siya, dire-diretso. Pagkatapos ko siyang basahin, hindi ko po marin maintindihan hanggang ngayon bakit ako biglang napaluhod at umiyak. No, umiyak ako kasi ang tanong ko lang sa sarili ko noon, sino tong Diyos na to na he's willing to give his life, no, for a sinner like me. And then parang nag-flashback lahat ng kasalanan ko. Kumbaga parang eto lahat ng utang ko. Tapos yung offer doon sa book, sabi sa book, if you will receive him, tanggal lahat ng utang mo. So sa akin, kumbaga doon ko naintindihan yung atonement. No, yun yung experience ko. Kadalasan, ikinukwento ko yung experience ko. At kadalasan naman, usually 100% naiintindihan ng kausap ko. Kasi minsan, pagka kinuwento ko siya sa theological point of view, kung paano ko siya naintindihan sa Bible College, hindi makaintindihan ng kausap ko, eh. Pero once na sinabi ko na yung experience ko, sigurado nakapag-identify, eh. Diba? Parang sinabi ko po sa inyo, bawa,
hindi pa po kayo nakapunta sa Baguio. Pero sasabihin ko sa inyo, experience ko mula pa doon sa pagsakay ko doon sa Partas or sa Fariñas or anumang bus line na dumaan ako ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, tapos lumalamig na, umakyat na, nahilo na ako sa zigzag. Diba? Kumbaga na-imagine yun eh. Nakita nyo na yung lion. Yes, nakita nyo na yung lion. Punta ka na ng strawberry farm, namili ka na ng mga, di ba? Kumbaga sa utak mo, na-imagine mo lahat. So naniniwala ka kasi na-experience eh, nakapunta siya ng Baguio eh. Yeah. Naniniwala ka na yes, totoo yung sinasabi mo. Ngayon, mas magiging kapanipaniwala sa'yo pag ikaw na mismo yung pumunta ng Baguio. Kasi marirefresh sa utak mo yung experience ng kaibigan mo na nagkwento sa'yo. As you go along from Bulacan, Pampanga, ito yung kinuwento niya sa akin, sa Tarlac, ito daw yung pinakamahabang daan. No? Kasi Bulacan to Pampanga, maikli lang. Paglagpas mo ng tula, yung itlog nagiging ebon. Tapos Pampanga, tapos Tarlac. Tapos yung Tarlac, yun ang pinakamahaba eh. Yun ang papuntang Baguio, yun ang pinakamahabang part eh. Tarlac, buong Tarlac, malaki kasi. And then, papasok ka ng Pangasinan, tapos La Union. Tapos, kumbaga, babalik lahat ng kinuwento niya sa'yo. And then, makaka-identify siya. At yun yung magsisil ng deal, totoo yung sinasabi nito. Kasi parehas kami na na-experience eh. Kasi sa mga narinig ko, sabi ko, eh, lokohan lang to eh. Paano ka iiyak? Christian song, iyak ka? Ganun talaga ako kasarcastic. Ganun ako kaloko na. Sabi ko, kahit kailan, hindi niyo ako mapapataas ng kamay, iiyak, luluha. Dahil sa song, alam mo yun, love song nga, hindi ako umiiyak eh. Christian song pa kaya, di ba? Parang yun, in-experience ko siya. I was crying, I was lifting up my hands. Na-experience ko siya. And doon ko naintindihan, totoo yung sinasabi nila. No? So ganun din. Ano ba yung atonement? Paano ko ma-assure no na ako'y save na. No. Kumbaga sa ganung parte kasi wala pa talagang pwede mong sabihin na assurance. Doon ka muna doon sa punto na ipaliwanag mo. Ito yung na-experience mo. Para sa akin, ito yung atonement. Ito yung born again experience ko. Pag ikaw naranasan mo yan, no, ikaw mismo ang sasagot sa tanong mo. Na paano ko ba na-experience yung hangin? Hindi ko nakikita pero na-experience ko. Di ba? Hindi ko pwedeng i-deny kasi pag tinanggalan ako ng hangin, kumbaga, mamatay ako. Kasi sa mundo na to, naging hard evidence, hard truth. Paano ako maniniwala sa hangin? Hindi ko naman nakikita. Di ba? Subukan natin tanggalin yung hangin. Sigurado maniniwala ka kahit hindi ka nakikita. Na parang in Diyos, pagka nawala sa buhay natin. Di ba po? Kumbaga, mahirap. Mahirap gumalaw kasi nakasanayan mo na siya eh. Di ba? Kumbaga, na-enjoy mo na. Yung pagmamahal ng Panginoon. No. So it's more of siguro ang ako masasagot ko doon, Sister LV, focus on your own experience as you answer that question. No. Kumbaga pwede nating sabihin diretso sa kanila, honestly, no, kasi kung ako sasagot doon, sabihin ko honestly, hindi ko mapatunayan sa iyo in a sense of hard evidence. Pero kayang patunayan ng Holy Spirit sa'yo. Kasi I will help you experience, I will help you pray na ma-experience mo yung na-experience ko. Siyempre, tatanungin ako na, ano na-experience mo? O di kwento mo na kung paano ka na-born again. Diba? Kaya nga lahat, hindi pwedeng teacher, hindi pwedeng pastor, pero lahat pwedeng evangelist. Kasi lahat tayo may story to tell eh. Opo. May kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong born again story experience eh. So yun, hindi pwedeng i-dispute yun ng kahit nino. Kasi isa yun eh. Ikaw naka-experience nun eh. So same thing, no? Pag tinanong ka, paano mo ako ma-assure? Hindi, just tell the person, hindi kita ma-assure kasi it's not my experience. Pero I can assure you with my own experience na ito yun na experience ko. Sigurado. Diba?
Kaya maganda talaga pag nagmamanifest yung Panginoon sa buhay natin. Sila mismo magsasabi na, I believe this person. Kasi nakikita ko sa buhay niya. Diba? So, yun yung ano eh. And automatic naman yun. As long as nagmamahal tayo sa Diyos, it will always manifest in Christian living. Pastor, paano kung tanongin sa'yo, saan mo ipuprove na nasa Bible ang salitang atonement? Saan mo ipuprove? Ito, kaya importante dito yung ano eh. Ito yung mga verses sa baba, papansin nyo. Diba? Subukan natin buksan. Halimbawa, sabi dito, simulan natin sa Isaiah. Tingnan natin. Mag-mute ka. Isaiah 3:5-6. Diba? Sabi dito, tingnan natin sa CSP para mas mababa yung pagkaka-English. Okay, Isaiah 5:6. I-share ko. Yan ang maganda sa technology ngayon. Grabe. Stop share. Share screen. I see it. Ayan. Kita niyo pa. Ito sa screen. Isaiah 53. Apo. Sige po, Sister Pepot, makikibasa po. Oh, okay. But he was pierced because of our rebellion, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on him, and we are healed by his wound. We all went astray like sheep. We all have turned to our own way, and the Lord has punished him for the iniquity of us all. Mm-hmm. Ngayon, pagka in-explain natin yung ano, kaya importante no, mapanood natin yung ginagawa nating fast cut doon every Wednesday. Kasi magkakaroon tayo ng idea sino si Isaiah, ano nangyayari ng panahon niya. Imagine niya si Isaiah, sinulat niya to ha. Years, 100 years before dumating si Christ. Diba? Kumbaga, pinaprophesy niya na merong isang darating na imbis na ikaw magulpe, imbis na ikaw mamatay, no, siya na. The Lord has punished him for the iniquity of us all. O, siya na yung kapalit. O, yun yung atonement. Siya na yung nagbabayad sala para sa iyo. Isang example lang yun, nung verse na binigay dun sa Church of the Nazarene Manual. Tingnan natin, Mark 10:45. Tingnan natin ha. Ayan, makikibasa po. Sister Minnie, makikibasa. Sister Elvi. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Mm-hmm. Ito po, pinag-usapan natin dito, Diyos ha, pinag-usapan natin, Creator, gumawa sa atin. But he didn't come here to be served. But to serve. Lahat po ng hari na kilala ko, ang gusto nila, pagsilbihan sila. Diba? Lahat ng hari, prideful. Diba? Yung ina-announce pa. Ladies and gentlemen, POTUS, the President of the United States. Diba? The Queen of England. Diba? Kumbaga, laging parang may regal, may royalty, parang may ganun. Ito po, doon dumating, ladies and gentlemen, sa sabsaba ng Bethlehem. Nakakita na po ba kayo ng sabsaba, yung feeding trough. Yung kung pamilyar kayo sa probinsya, yung kinakainan ng mga baka at kabayo. Yung kahoy na inukit? Opo. Ewan ko, nakita nyo na yung sa probinsya na kinakainan ng mga baka. Yung inuman ng ano, mga baka, yung parang puno. Parang ganun. Doon siya pinanganak. Yung diba? Trunk na hinukay sa gitna. So abang-aba, di ba?
Kasi nga, ang purpose niya hindi para pagsilbihan, kundi to serve. Kanino? Kanino siya magsisilbi? To the world. For us, no? Na yung perfect goal talaga ng Panginoon, yung target niya talaga, no? To heal the world, to save it from sins, no? Ang sabi, ang maganda yung sa bandang huli, give his life as a ransom for many. Pagka tinanong tayo, no? Kahit hindi mo kabisado na Mark 10:45, pero kaya mong sabihin, dapat ganun ang Kristiyano. Eh. Kasi ako, hindi ko nire-require yung tinuturuan ko na dapat kabisado mo, no? Dapat Mark 10:45. Well, maganda yun. Maganda yun. Kasi talaga naman na maganda talaga kabisado mo siya. No? Pero ako at least man lang, at least sabi mo na hindi nakasulat sa Bible. Eh. Kasi ang sabi sa Bible, hindi siya pumunta dito para pagsilbihan, kundi siya yung magsisilbi at yung buhay niya magiging ransom, magiging pangtubos sa nakakarami. So, baga by heart, kabisado mo siya. So, yun yung tinatanong ni Tita Fe. Ano yung mga evidences doon sa Bible na pwede mong gamitin? Now, which is a lot of people, dahil nag-minister na yung Holy Spirit sa kanila, pumapalo, naniniwala. Pero nga, meron din kasi, na kagaya ng tinatanong kanina ni Sister LV, na meron din mga tao na they need hard evidence. No? Not just words written by Mark. Kumbaga, kasi minsan, ang tingin nila dito, eh, written by Mark. Alam mo yun, sino ba si Mark? Eh, tao lang yan. Parang ganun. Although it's inspired yan, inspired by the Holy Spirit, inspired ng Panginoon. Pero, sa perspective nila, hindi pa ganun kasi kalalim. Eh. Hindi pa ganun. Kasi, ano yan eh, yung faith mo kasi nadidevelop since bago lang sila at curious pa lang sila sa Panginoon, which is lahat tayo ha, kasi lagi yung tatandaan, pag may kausap ka na unbeliever, balikan mo nung ikaw unbeliever para mas maintindihan mo siya. Nakuha po natin para mas maka-identify ka sa kanya, kasi pagka ang usap natin sa kanila yung mataas ka, na madami ka ng alam, ang tendency, hindi ka makaka-identify. Balikan mo, kasi same problem kami nito eh. Kumbaga, hindi naman kami nagkakalayo nung ako'y nagsisimula palang makilala sa Panginoon eh. So, paano ko siya mas matutulungan? Parang ganun. Pero mostly, apo, go ahead po. Sige po. Mostly kasi, umaano naman yan, umaayon. Ako kasi experience ko, no, pagka nagbitaw ka na ng verses, naayon ng tao. Kasi ano intindihan? Ang verse ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. The Word and God is one. Ano yun? Kumbaga, aayon sila kasi yung Holy Spirit nang may minister na sa kanila. Except for some. And sa katunayan, isa ako doon sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos na naghahanap talaga ng hard evidence. Isa ako sa mga pilosopo. Isa ako doon sa mga matitigas ang ulo, hindi naniniwala, alam yon, parang si Pablo, di ba? Pero lahat ng tao mayroong road to Damascus. No, naniniwala kayo doon, lahat may road to Damascus. Eh, na ma-experience mo talaga, na hindi ka makakawala. Kumbaga, pum, sapul ka. Hindi mo ma-explain, pero alam mo, tinamaan ka. talaga nakilala ko ng Panginoon. Hindi ko madi-deny. Di ba? May ganun pagkakataon eh. Ano yung tanong niya si Sir Lennon? May ano lang. Kasi nag-work ako sa before sa town sa isang Hudyo. Yung Jew na Jew niya na Iranian. Tapos sinishare ko lunchtime. Sinishare ko sa mga co-workers ko yung about kung yung sa atonement. Naalala ko yung atonement, yung prayer. Magpe-pray ka kung let's say one of the ways para ma-save is to pray on your own without yung memorization. Kasi most of them are Catholics. Mm-hmm. So, yung repetitive words of novena, yung mga ganun, rosary. And then, itong boss ko, na nasa kabilang table namin, Hudyo siya, sinigawan niya ako, sabi niya, do not believe in Bible. Sabi niya, those are, ang nandoon lang, short stories. Kasi example ko yung kay Lazarus. Tapos,
after lunch, naka-receive siya ng news na namatay yung mother niya. Mm-hmm. Then, lapit siya sa akin kasi sabi ko, God is the only way who can prolong or add life to you. Mm-hmm. Tapos, nung nangyari yon, nung na-receive niya yung news na yan, kasi ang mga Hudyo, umiiyak niya ng kahit babae o lalaki. Umangal-ngal yan sa harap mo, hindi sila naiya. Mm-hmm. So, nandun siya. Tapos, sabi niya gano'n, hindi siya humingi ng sorry sa akin, pero lumuhod siya sa table ko. Okay. Sabi niya, tapos narinig ko, kasabi ng kapatid niya, atonement. Okay. Parang gagawa siya ng step na move na atonement sa ginawa niya sa pag-ano sa Bible ng Christian. Okay. Tapos yun ang way, nagkaroon siya ng respect sa ano, sa mga Christian after that. Mm. So is that part of the atonement? Tama ba atonement? Well, atonement kasi sabi nga dun sa binasa natin kanina, no? Pag tinagalog mo, pagbabayad sa Allah. Maaaring kasing ganun sa perspective nila. Pero yung ibang atonement siya pinag-uusapan natin. Yung sa kanila, it means lang siguro, kumbaga, kasi sanay nga sila doon sa anit. Kasi titingnan natin ano, ang kausap natin, Hudyo. Parang ganito yan, para mas maintindihan natin. Ako ay Pilipino. Alam ko, kabisado ko yung nangyari ng panahon ni Lapu-Lapu, panahon ni Magellan, Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng EDSA Revolution. Kaya when you quote, tapos hindi ka Pilipino, tapos you quote about my history, kumbaga, it's a challenge talaga kita. Na nakuha niyo yun? Halimbawa, si Sister Pepot, Indonesian siya. Tapos naniniwala siya na yung savior nanggaling sa Philippines. Okay? Tapos tinanggap niya yung savior na to. Pero Indonesian siya. Tapos, she will just suddenly talk about my history. Nakuha niyo yun? Parang, teka muna. Talaga sasabihin ko sa'yo. Kasi naiintindihan ko, para maintindihan natin yung perspective ng Hudyo na to, ha, yung boss niya. Teka muna. You're talking about the death of Lazarus, whatever. These are all short stories in my point of view. Kasi meron kaming mas mahaba, mas malawak, at mas malalim na pangyayari, no, bago dumating si Jesus. Pagka ginugol niya dun sa YouTube, no, who is Jesus Christ sa mga Hudyo, makikita kayo ng maraming videos na una medyo maiinis ka kasi bastos yung pagkakasagot nila. Ah, si Jesus eh, I don't care. Ah, siguro pinsan ko yan kasi Hudyo rin. Mga ganun yung mga sagot nila, no. Mm-hmm. Medyo ma-offend ka kung Kristiyano ka. Pero kung titingnan mo yung perspective talaga, saan sila nanggaling? If Sister Pepot will claim na yung Savior, Pilipino, and she will talk about Florante at Laura, sasabihin ko sa kanya, teka, ano lang, short stories lang yan. Hindi mo alam yung General Luna, Gregorio del Pilar, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal stories. Kumbaga, may ganun kang pinanggagalingan, may lalim. No? Kaya, kumbaga sa Hudyo, sa totoo lang, mas madali pa mag-share sa ibang lahi. Mas mahirap minsan sa Hudyo. Kasi sa kanila galing sa kanila si Jesus. Nakanya, kumbaga, sige po, Tita Pe. Pero ayaw nila tanggapin si Jesus. Hindi nila matatanggap. hindi nila matanggap-tanggap. Alam niyo kung bakit? Kasi to para sa pananaw natin, para sa si Kibuloy. Mm. Nakuha niyo yun? Yeah. Nakuha niyo yung perspective na yun? Si Kibuloy, pinanganak sa Lubao, Pampanga, na lumaki sa Davao, at ngayon claiming to be the son of God. To be God, yeah. Yeah, because he's a Filipino. I know his background. Galing siya ng Lubao, lumipat ng Davao. Alam mo yun? And he's just a mere man. Sa pananaw ko, bilang kapwa Filipino, I will never ever accept him as my Lord and Savior. Look at din, same perspective. Yung mga Hudyo, ganun din sila kay Jesus. Makian, anak ni Mary, anak ni Joseph. Karpintero yan.
yung tatay niyan, maaaring din yun din ang trade niya kasi tatay niya trade carpenter. At alam mo yun, Hudyo yan. Sa apo ni David under sa tribe ni Judah, sa kingdom of Judah, pinanganak sa Bethlehem. Kumbaga ganun siya kasimple pag tiningnan. At kasi tandaan niyo po yung Hudyo na pinag-usapan natin, hindi naman sila nagpapalit ng religion eh. Ito yung religion nila ng time ni Moses. Which is the exact faith. Tama po? Kumbaga, dala-dala lang nila yan hanggang sa 2021. Hindi na sila nag-move on, lumipat sa New Testament na sistema. So, kumbaga, hindi mo rin sila masisisi. Kasi ang pinangahawakan nila yung kumbaga teka sino ba yung Diyos nyo ngayon pag tinanong mo yung Hudyo, siya yung humati ng dagat sa Red Sea, siya yung pumatay kay Goliath, siya yung, lahat ng pinag-aaralan natin the same God except they don't accept Jesus Christ as personal Lord and Savior. So we get the full story pero sila nandun pa rin sila sa part 1. Nakapo natin. So, mahirap talaga silang paliwanagan unless gagalaw talaga ang Holy Spirit. Nakuha niya, mapuwi kayo sa debate. Kaya yung sinasabi ng boss mo na atonement, maaaring sa perspective ng kalang culture, o to, peace na tayo dahil nasaktan na ata kita. So, may ganun talaga sila. May peacemaking ano sila. So, yun yung, maaaring yun yung ano. No? So, katulad nito, katulad nga sinabi ko, once, pagka po nag-explain tayo, ang goal natin, wag kailangan natin palitan agad yung paniniwala nung kausap natin. Hindi yun ang goal natin. Ang goal natin, ma-present natin ang tama yung na-experience natin. Hayaan nating Holy Spirit ang mag-convince dun sa tao dahil siya lang ang nagpapaborn again, hindi tayo. Ang goal natin, sabihin natin, ano yung na-experience natin. Diba? Uminom ka ng Coke, ang sarap, malamig. Diba? Na-experience mo yun eh. Di sinabi ko ngayon kay Tita Fe. Ngayon kay Tita Fe, nasa sa kanya na yun kung iinom din siya ng Coke. Kung maniniwala siya sa akin na masarap at malamig yung Coke na ininom ko. Hindi ko pwedeng ipilit at iisubo sa bibig ni Tita Fe. Hindi, inumin mo to, masarap to, malamig. Hindi pwedeng ganun eh. Hayaan mo siya ang mag-decide na inumin yung Coke na masarap at malamig o whatever. Diba? Based doon sa nakita niyang experience, eh, ikaw masaya-masaya ka, naibsan ng iyong init, ano, baga, naibsan ng iyong uhaw. Kapag ganun ang dating sa kanya, maniniwala siya, inum din siya. Siyempre, nauuhaw din siya, nainitan din siya. Kapag na-experience siya, ah, masarap nga, malamig. And then, that's a born again experience. Pero kapag tayo mismo, pinakita natin, binuksan natin yung lata ng Coke, sinali natin dun sa bag, ininom natin, blak, ah, ang sarap ano? Ay, ngayon, ikaw naman, inumin mo to. Yeah, parang siya mabibigla siya, teka. Diba? So, mabaga, ang tendency, hayaan natin nga yung Holy Spirit. Kasi pag pinilit natin, Holy Pilit na ang tawag doon. Hindi na Holy Spirit. Ayan. Ang pumasok po sa isip ko yung will they get be saved kasi Jesus the only way, the truth and the life. Yeah, so, napakagandang tanong niyan. 'Di ba? Kasi parang tanong 'yan eh. 1 billion yung Indians. 1 billion yung Chinese. At marami sa kanila hindi naman tinanggap si Kristo. At patuloy na hanggang ngayon hindi naman nila tinatanggap si Kristo. Although dumadami rin yung mga Kristiyano. Pero alam yun, sila ba? Ganyan ba katindi yung Diyos na sinasamba nyo na since hindi nila natanggap si Kristo, pupunta sila sa impyerno? Diba? Alam nyo, magandang sagot dyan, hindi ko alam. Kasi ang grace ng Panginoon, no? Kaya nga pag-usapan natin yung prevenient grace, eh, available na eh. Ang grace ng Panginoon, katulad na sinabi sa Biblia, no? Your ways are not my ways, no? Your thoughts are not my thoughts. Diba? Alam natin, kapag di mo tinanggap si Kristo, bilang Panginoon tagapagligtas, di ka pupunta ng langit, that's a technicality na alam natin, yes. Pero,
hindi naman natin alam kung meron pang iba pa na pwede pang i-offer sa sitwasyon nila. Something na, basta alam ko, ito yung tinuturo ko. You need to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. But for those na hindi tumanggap sa Panginoon, hindi ko pa rin sila pwedeng i-label na, alam mo yun, ito mga 1 billion Chinese, automatic, hindi na, ang Panginoon mapagmahal eh. I'm sure He will give them opportunity. Kaya nga, importante gumalaw tayo eh. Importante mag-mission tayo. We need to support yung denominations mission natin, yung NMI, yung mission movement natin as a Church of the Nazarene. Tayo mismo. Dapat meron tayong mission program, which is magkakaroon tayo. Hopefully this year, makalabas tayo na magkaroon tayo ng mission program kahit sa Pilipinas. No? Kasi doon, ang daming hindi Kristiyano eh. Na mas madali tayo makapag-turo dahil parehas tayo ng lingwahe. Diba? So, mag-missions din tayo. Eh, importante yun eh. Na bigyan natin ng pagkakataon na yung mga tao makakilala sa Diyos. Diba? So, naalala ko, Pastor, nung college ako, di ba yung sa Arroyo, sa TAF? Opo. Nagpalabas doon ang JIL. Talaga, ang laki nung billboard nila. Nagpalabas sila ng gabi. Mm-hmm. About hell. Punong-puno ang Arroyo. Nagkaroon sila. Mm-hmm. About hell. Kasi interesting yun, no? About hell. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, ayaw, sino ba naman tao gustong pumunta sa hell? Diba? Wala naman eh. Yeah. Pero tayo mga Kristiyano, mas maganda. Let's talk about hell, let's talk about heaven, let's talk about love, let's talk about hatred, balance. Pero magandang pambentahe talaga natin is the love of Jesus. Baga, walang tatalo eh. Baga, yun ang pinakamasarap na ibenta. Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos. Yeah. Ayan. Okay lang ba sa inyo? Mag-extend tayo ng konti. Yeah, Pastor. Napasarap yung kwentuhan natin. Mag-extend lang tayo ng konti, no? Para matakil naman natin. May tanong pa kayo sa atonement? Para matakil natin itong prevenient grace. Ayan. So, share lang natin. Prevenient grace. Eto, number 7 siya eh, sa ating articles of faith. No? Iba ang tawag dyan, tenets of faith. Yung iba, foundations of faith. Yung iba, what we believe, mga ganun. So, eto naman sa atin, ang tawag ay articles of faith. So, basahin natin. Nababasa niyo po ba? Maliit. Maliit. Ilagay ko po na lang. Lang. Lumalaki naman. Ilalagyan na lang. Lakihan mm-hmm. na lang sa ating ano. O kaya ilagay ko sa ano, no? Sa ano natin. Sa message. Dali ah. Dito sa ating nasaan yung ano ko? Nawala yung chat. Nawala yung chat ko. Ayun, chat. Lagay ko dito sa chat for everyone. Para mas madaling mabasa. Paste. Hala. Ayan. Copy. Then, ilagay natin sa chat. Chat. Ayaw pumasok. Ayaw pumasok sa chat. Hindi, adjust na lang, Pastor. Pwede na naman po. Pwede na naman po namin adjust. Ah, sige po, adjust yun na lang po. Ayan. Si Sir Albi, sige po, makibasa po. Sa 7 po, no? Apo, 7. Mahahawakan ko lang kasi nakatrip po yung ano, ayun.
We believe that the grace of God through Jesus Christ is freely bestowed upon all people, enabling all who will to turn from sin to righteousness, believe on Jesus Christ for pardon and cleansing from sin, and follow good works pleasing and acceptable in His sight. We also believe that the human race's creation in God likeness included the ability to choose between right and wrong, and that thus human beings were made morally responsible, that through the fall of Adam they became depraved, so that they cannot now turn and prepare themselves by their own natural strength and works to faith and calling upon God. But we also believe that the grace of God through Jesus Christ is freely bestowed upon all people, enabling all who will turn from sin to righteousness, believe on Jesus for pardon and cleansing from sin, and follow good works pleasing and acceptable in His sight. We believe that all persons, though in the possession of the experience of regeneration and entire sanctification, may fall from grace and apostatize, and unless they repent of their sins, be hopelessly and eternally lost. Amen. So, isa-isahin natin, okay? Para ang maganda dito ay kagaya na napanood nyo kanina na video, 'di ba? May experiment daw ang sabi no sa video. Kapag meron kang hawakan hindi naman ang nag-iisip yung kamay natin, 'di ba? Merong control sa mind natin, sa brain natin na magsisend na hawakan mo siya. So it will take time para umabot yung command doon sa kamay. Nakuha po natin. So sabi doon na kumbaga nagre-respond tayo, no? Hindi agad-agad kasi nga magsisend pa doon sa ating kamay. Ngayon ang sistema kagaya ng kinuwento kanina, yung nanay ko kukumutan ka. Kumbaga nire-ready ka doon sa magdamag na malamok or malamig or whatever. Diba? Dito kasi, ang sabi dito, no, yung grace, no, ano ba yung gracia? I-define uli natin. Ano yung gracia sa simpleng salita? Ang gracia, ibinibigay sa iyo. Unmerited favor. Yes, unmerited favor. No, binibigay sa iyo, hindi mo deserve, libre, pero binibigay sa iyo. Pero kailangan mo na ng pananampalataya na maniwala ka na matatanggap mo at binibigay nga sa iyo na libre. Okay? So wala kang ginagawang effort na worthy na ikaw ay na masasabi mo na ikaw ay dapat matanggap mo yon. Deserving, yeah. Hindi ka deserving talaga eh. Kumbaga, binigay sa'yo, libre, hindi ka deserving. Ito, sabi sa statement natin, sa unang sentence, we believe that the grace of God, no, grasya ng Panginoon, hindi mo deserve, binibigay sa'yo, through who? Through Jesus Christ. No, is freely bestowed upon all people. Okay. Kasama ba dito yung mga Indians sa 1 billion? Kasama ba yung Chinese dito na 1? Basta tao. Automatic lahat tayo may grasya. May available na grasya. Hindi to katulad nung matatanggap nyo ngayong weekend na pag 80,000 ang sweldo mo, hindi ka makatanggap na. Ang tawag doon yung stimulus. Oh, pagka 80,000 below ka, makakatanggap ka ng stimulus. 1,000 ka na? 1,400 ba? Or 1,200? 1,400.
di ba? Ba meron pa ba? Meron po, meron. Meron, lalabas na. Hindi pa po dumating yung 600 namin hanggang ngayon. Ito, itong weekend. So may 2,000 ka na, Sister LV. Okay, ganito yan. Makakatanggap ka, para mas maintindihan natin, makakatanggap ka ng stimulus kasi ang sweldo mo ay pasok doon sa category ng government plus you deserve it kasi nagtatrabaho ka, nagbabayad ka ng buwis. So, bibigyan ka nila ng ayuda. Okay? So, may pinag-uusapan na kasi you deserve it. Okay? So, yung mga pinamimigay ng pagkain every day sa Los Angeles, yung tinatawag na food bank, di ba? Dito, mayaman ka, mahirap ka, middle class ka, may trabaho ka o wala. Pumunta ka doon, you get the free food. Even if you don't deserve it. So, yun yung grasya. Yes, my dear? No, I didn't hear yet. So, like... Libre para sa lahat. Okay, yun yung grasya. Okay, balikan lang natin na sa pamamagitan ni Kristo, may grasya na available na binigay niya sa lahat ng tao. So hindi to pang Christians lang ha. Pwede to sa Muslim, pwede to sa Iglesia ni Kristo, sa Hudyo, sa Indian, sa Chinese, kahit kanino, basta tao. No, basta basta you will turn from your sin at ipamumuhay mo yung righteousness ng Panginoon. No? Pero ma-achieve mo yan kapag naniwala ka, if you believe on Jesus Christ for pardon and cleansing from sin. Yung righteousness, hindi mo po pwedeng sabihin na, okay na ako, righteous na ako. No, no. It's a process na makukuha mo kapag ka naniwala ka muna. Kasi yung dati nating religion, tinuruan tayo, you need to be righteous first bago mo i-accept si Jesus. Okay? So parang ganito yan eh. Pupunta ka ng dentista, magpapalinis ka ng ngipin, kailangan mo mag-toothbrush muna. Hindi requirement yung pag-toothbrush. Dahil pupunta ka naman ng dentista kasi lilinisan naman talaga yung ngipin mo. Nakuha natin. So ganun si ang Panginoon. Magiging righteous ka kasi you were pardoned at nalinis yung kasalanan mo. Sabi dito, and follow good works, pleasing and acceptable in His sight. Kaya ka gumagawa ng kabutihan ngayon kasi because of na-accept mo yung pardon and you were cleansed. Okay? So malinaw yun, ano? Ngayon, sa second sentence, ang sabi, binasa ni Sister LV, we also believe that the human race creation in God-likeness included the ability to choose between right and wrong. So sabi natin mga Nazareno, kami mga taga-Church of the Nazarene, naniniwala kami yung ginawang mga, yung sanglibutan, yung lahat ng tao na kin-create ng Panginoon na ayon sa kanyang itsura, sa kanyang image, sa kanyang likeness, ay may abilidad. Ito, importante ito. May abilidad na mamili kung ano ang tama at mali. Okay? And that thus, human beings were made morally responsible. So, ikaw yung responsable doon sa iyong aksyon, sa iyong pag-iisip, sa iyong sinasabi. No? So, responsable ka kung tatanggapin mong Panginoon, responsable ka kung hindi. Responsable ka kung magkakasala ka, responsable ka if you will live a holy life. So, ikaw yun. Yung tinatawag na free will. And prepare themselves by their own natural strength and works to faith and calling upon God. No? No, at sa Tagalog, at ihanda ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang kalakasan na at sa kanilang mga gawa sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, no, ng pag-ayon sa panawagan ng Diyos sa kanila. Diba? But we also believe that the grace of God through Jesus Christ is freely bestowed upon all people. Inulit lang, di ba? Enabling all who will turn from sin to righteousness, believe on Jesus Christ for pardon and cleansing from sin, and follow good works, pleasing and acceptable in His sight. Okay.
inulit lang niya yung sa unang parte. Pero malinaw dito na yung grace, yung prevenient grace, available na bago, kumbaga, this help us. No, tinuturuan tayo ng prevenient grace para mas ma-appreciate natin ang Panginoon. Actually, meron akong share doon sa may Facebook ano natin. Tingnan ko lang ah. Doon sa Friends of LA, kung natatandaan nyo. Dali lang, medyo mabagal tong aking Friends of LA. Ayan. Sabi dito, okay, una, ang prevenient, ang word na prevenient ay galing sa Latin word, no? Meaning that which comes before. Ibig sabihin, bago pa dumating. Diba? Alam naman natin pag merong pre, diba? Preview, o kaya pre-screening. Diba? Ibig sabihin, bago. Before, diba? Prevenient grace means the grace of God that surrounds all and is at work in all even before we know or care about Him. So, available na to bago pa natin siya makilala, bago natin siya ma-experience, o kahit bago pa natin siya matanggap. No? Sinare ko rin dito dun sa ating Friends of LA Filnas. Sabi dito, one of John Wesley's finest contributions to theology was his understanding of prevenient grace. So, alam naman natin, tayo ay Wesleyan, no? In nature. Ibig sabihin, yung mga katuruan ni John Wesley, yun yung mas kinikilingan natin. Meron kasi na tinatawag na Arminianism, kung saan tayo nabibilang. May tinatawag naman na Calvinism, kung saan nabibilang yung kagaya ng mga Baptist, ni John MacArthur, kung sino pa man. No? Na may mga sikat sila na siguro pag paano ko ba ipapaliwanagin. Bawa, may mga sikat sila na pinaniniwala na once saved always saved, mga ganun, di ba? Narinig niyo na 'yan, mga ganun. Mm-hmm. Yeah. O kaya meron tinatawag na predestined or elected na kumbaga pinili na. Kumbaga kahit anong gawin mo, wala, napili na, tapos na kung sino yung masisave at hindi, parang ganun, no? Kumbaga dito naman, ito naman yung paniniwala, no, na tinuturo ni John Wesley, no. Broadly speaking, this is the grace that goes before. That grace which precedes human action and reflects God's heart for His creation. It testifies to God's being the initiator of any relationship with Him and reveals Himself as one who pursues us. Naalala niyo yung verse na we love Him or we love you because you first love us. Doon sa John, alala niyo yung verse na yon. Kasi sa akin, malaking ano yun eh, malaking impact sa buhay ko yon. Dahil hindi, ako yung klase ng tao hindi marunong magmahal. Kasi very selfish ako eh. Kumbaga, very self-centered. Pero nung nabasa ko yung Book of John, ang lakas ng impact sa akin yun nung kinausap ako ng Holy Spirit. Kaya ka marunong magmahal kasi minahal ka muna niya. Natutunan mo ang pagmamahal sa kanya. Nakuha natin yun. Parang kayong mga babae, di ba? Minsan eh, kahit hindi mo naman sa una gusto yung lalaki, pero pagka sinuyo ka na ng sinuyo, niligawan ka na ng ligawan eh. Di ba? Parang napapahulog na rin yung kalooban mo eh. Di ba? Meron nga akong kaibigan, hindi ganun kagandang lalaki, pero ang ganda ng kanyang asawa. Eh di tinatanong namin, bakit mo ba sinagot tong kaibigan namin? Ano bang nakita mo sa kanya? Sabi niya, kapag tiningnan ko, parehas lang tayo na nakikita. At malabo ko talaga sagutin yan. Pero dahil sa na-experience ko kung paano niya ako mahalin, kung paano niya ako bigyan ng importansya, kung paano niya ako... Kumbaga sa kanya ko natutunan yung ibig sabihin ng pagmamahal.
Aba, sabi ko, mabigat yun. Sabi ko, idol ka namin. Hindi ka namin pwedeng pantayan. Hindi papugian ng laban dito. Di ba? Baga ganun ang Panginoon eh. Baga, natuto tayo magmahal kasi tinuruan niya tayo magmahal. Kasi sa akin, sabi ko nga eh, ang tanong ko noon, na born again ako, sino ba to na willing magpakamatay sa akin? Anong klaseng pagmamahal to? Doon, bilib na bilib ako noon. Di ba? Kaya, pansin nyo, napamahal sa atin si Fernando po Jr. Si FPJ. Kasi bakit? Anong lahat ng tema ng kanyang pelikula? Di ba? Api siya. Tapos babangon siya. Kasi paglalaban kanya. Di ba? Kumbaga, tahimik lang siya. Mukha siya maamong tupa. Maaapi siya. Pero babangon siya. Paglalaban. Yun yung tema. Kumbaga, ganun yung tema ng Panginoon eh. Di ba? Kumbaga, mahal ka niya. Kamali ka. At ibabangon ka niya. Parang ganun eh. Kumbaga, hardwired na tayo na naghahanap tayo lagi ng Savior. No? Sabi dito, while prevailing grace is an orthodox teaching held by the historic church. So, ibig sabihin, orthodox teaching, tinuturo na rin to sa Catholicism, sa iba pang mga religion. In fact, almost lahat naniniwala sa prevenient grace. Okay? It becomes distinctly Wesleyan in its reach and its scope. For John Wesley, bakit naging distinto sa atin? Prevenient grace is available to all, such that there is no natural man left in a purely fallen state without measure of God's restorative grace. Furthermore, prevenient grace is salvific in direction. Ang ibig sabihin, ang goal talaga ng prevenient grace ay hindi ilayo, ay hindi kumbaga i-magnify ng Panginoon, no? Kumbaga salvific in direction, ibig sabihin ang goal niya talaga dalhin yung tao, ina-avail niya na yung prevenient grace bago pa lang siya makilala, dalhin yung tao, itulak yung tao papunta sa salvation. Kasi God intends for His grace to be received and ultimately lead men to faith in Christ. Now, while God does extend some generic benefits to all men, His primary concern is for all men to be saved, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. So, kumbaga, isa sa pinaka-importanting articles of faith natin yung prevenient grace. No? Kumbaga, importanting malaman natin na available yung grace before pa. Di ba? Kumbaga, andyan na. Bakit? Kasi in-initiate na ng Panginoon sa atin. Di ba? Hanggang sa sumali na tayo, nag-agree na tayo, nag-accept na tayo, nag-repent na tayo, and then mas naintindihan pa natin yung grace. No? Which leads, no? Sabi din sa last part, we believe that all persons through, although in the possession of the experience of regeneration, ano ibig sabihin ng regeneration? Okay, para mas maintindihan natin. Naglalaro ba kayo ng bulate ng mga bata kayo? Tapos, pinuputol niyo sa gitna. Tapos, para dumami. Maya-maya, umahaba uli siya, di ba? Dumadami siya. Ang proseso na yon, ang tawag doon, regeneration. So, kahit pinutol na, yung bulate, imbis na mamatay siya, nagiging dalawang bulate siya. Ang tawag sa process na yun sa science, regeneration. Same din yung meaning nito. Sabi dito, we believe that all persons, though in the possession of the experience of regeneration, okay, regeneration, ibig sabihin, putol ka na, wala na, patay na, wala, malayo ka na sa Diyos, pero nare-regenerate ka because of Jesus Christ. Yun yung ibig sabihin ng regeneration. Regeneration and entire sanctification. Ang ibig sabihin ng entire sanctification ay ikaw ay purposely sineperate ng Panginoon dahil malinis ka na. Okay, pag naghuhugas tayo ng pinggan, di ba?
nating nasabunan, nabanlawan, purposely inililipat na natin sa paminggalan o kaya dito sa Amerika may tinatawag na cupboard. Pinupunasan natin, yun ang trabaho ni Brielle dito eh. Tapos yan ay magsasalansan doon sa cupboard or sa may lagayan ng mga pinggan, mga bowl, mga baso. Kasi malinis na yon, separate na yon. Ibig sabihin, ready to use again. Tayo rin, ang ibig sabihin ng entire sanctification, rating ko lang, madumi ka, nilinis ka, so dapat manatili ka malinis sa pamamagitan ng pamumuhay ng holy life. So ang mangyari, tatabi ka ng Panginoon, separate ka sa iba. Nakaseparate ka sa iba kasi malinis ka na. Yun yung entire sanctification. Yeah po. May fall from grace. Sabi dito, pwede ka na pumagsak doon sa grasya and apostatize. Ang ibig sabihin ng apostatize from the word apostasy, eh, yung cycle, alam niyo yung cycle ng paulit-ulit? Apostatize kasi, yung apostasy kasi na cycle, nagkasala ka, tapos nagsisi ka, humingi ka ng tawad, naging masaya ka, naging malaya ka, tapos medyo nakalimot ka na naman, nagkasala ka ulit. And then, backslide. Masama yung pakiramdam mo, humingi ka ng tawad, pinatawad ka, naging masaya ka, tapos nagkasala, paikot-ikot. Ulit-ulit. Yeah, yun na po sa si. Pero, minsan nakakatawa yung apostasy, pero tingnan nyo yung buhay natin mga Kristiyano. I myself, ilang beses ako dyan sa apostasy na yan. Na pabalik-balik lang ako. Alam niyo yan. Ang sabi dito, we may fall from grace and apostatize. Ibig sabihin, pabalik-balik tayo sa kasalanan natin. Unless, sa last part, unless they repent of their sins, be hopelessly and eternally lost. Okay? Unless mag-repent tayo. Kaya tayo mga Kristiyano, we need to understand na kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok or temptations, ano kadalasang ginagawa ng mga Kristiyano? Lalayo sa Diyos. Paano lalayo sa Diyos ang Kristiyano? Classic example, hindi mag-church. Di ba? Hindi magpapakita sa mga Kristiyano kasi baka parang feeling nila nababasa yung kanilang isip na may ginawa silang mali. O kaya lalayo sa Diyos, hindi magpipray, hindi atin ng Bible study. But gagawin ang lahat ng paraan para magtago sa Diyos, parang si Jonah. Ano nangyayari? Lumalala yung sitwasyon. Ito, bibigyan ko kayo ng isang napaka-wise na move kapag ka ikaw nagkasala. Kapag ikaw may ginawang mali, at palagay mo, pumasok ka doon sa apostasy. Huwag kang tumigil na humingi ng tawad. The more kang dapat tumapit. Huwag kang mahiya. Kasi gagamitin talaga sa iyo ng enemy. No? Mahiya ka naman. Kapal naman ang mukha mo. Ginawa mo itong mali. Tapos pagdating ng Linggo, agang panggigising, pupunta ka ng simbahan, makikibeso-beso ka sa mga sister mo. Pagkatapos, ang sama naman na ugali mo. Ginawa mo ito. Talagang gaganunin ka ng enemy. Alam mo, pinakamagandang gawin, the more kang lumapit sa Diyos. Kasi nasa kanyang pagpatawad, sa enemy, puro paninisi. Oh, so, isa ka, dapat lumapit. Pag naniwala ka, naniniwala doon, lalalala na lalala yung sitwasyon mo, lalayo ka ng lalayo sa Diyos. Kahit kailan, hindi naman tayo iniwan ng Diyos eh. Ang madalas mang iwan tayo. Kasi nga, hindi natin ma-withstand yung kasalanan natin. At saka yung kabutihan at kabanalan ng Diyos. Pero ito nga, siste. Once and for all, alam mo na mali ka, magpakumbaba ka na. Humingi ka ng tulong, humingi ka ng tawad. Sabi niya naman, eh, siya ay sapat, siya ay enough, siya ay mapagpatawad, merciful, loving God. Papatawarin ka niya. Diba? Doon masusubukan kung totoo ang Panginoon. Tapos makaramdam ka ng relief. Naramdaman niyo ba lahat siya? Yung relief? Pinatawad ako. Maling-maling ginawa, pero pinatawad ako. Paparamdam sa iyo ng Panginoon yung peace sa puso mo. Na dati, bigat-bigat ng puso mo. Kasi alam mo, may ginawa kasalanan. Tapos biglang hulas, biglang para kang naligo. Ang dumi-dumi mo, para kang naligo. Yun, yun ganun yung pakiramdam. Oh, so, tinapos mo agad yung problema. Diba? Kasi ikaw, pag yung anak mo nagkamali,
umingi ng tawad, papaluin mo pa ba? I mean, pahihirapan mo pa ba? Diba, yayakapin mo na? Kasi masaya ka na eh. Alam mo na alam niya yung mali niya. So, diba, ikaw nga yung magulang, ganun ang gagawin mo. Paano pa kaya yung Diyos? Diba? So, at available na yung grace niya before ka humingi ng tawad. Diba, diba magandang balita yun? Mm-hmm. Nandyan na, oh. Hindi mo na deserving, pero matatanggap po. O ano, kaya niyo bang ipaliwanag yung prevenient grace? Okay, ayoko na kayong gambalain pa, magano na tayo. So, Pastor, nadali lang. So, ang goal na prevenient grace lead people to salvation even before knowing Him. Yes, sakto. Okay. Nadali nyo. Kasi before pa, wala pa tong requirement na ano ha, na tinanggap mo siya or kahit nakilala mo, kahit na isa kang taong gubat sa Amazon, available na yung prevenient grace sa'yo. Diba? Ngayon, ang problema, sabihin kasi natin, tayong mga Kristiyano, minsan mapanuring ano tayo. Ano ba naman yan? Eh, paano masasagip yan? Eh, taong gubat yan sa Amazon. Diba? Eh, sigurado sa impyerno ang ano yan, ang tuloy niyan. Teka, bago natin sabihin yun, tayong nakakaalam ng katotohanan, anong ginawa natin? Ba't hindi tayo nagpunta sa Amazon? Diba? At pinaalam yung salita ng Diyos. Diba? Kaya kahanga-hanga yung district superintendent natin. Alam nyo ba na buhay, buong buhay niya, sa Amazon siya nakatira? Diba? Sa Peru. Diba? So, tayo, sarap ng buhay natin dito. Diba? So, pag may pagkakataon tayo mag-mission tayo. Diba? Ako mismo, ako, mangunguna ako, pupunta ako, mapuputikan yung pa ako, madudumihan ako, magugutom ako, maglalakad ako, di ba? May mga dalawang araw siguro hindi ka makaligo. Okay lang yun. Eh, babalik at babalik ka rin naman sa masarap na presensya ng Amerika. Eh. Minsan lang ang mangyari sa buhay mo, di ba? Nakatulungan, may hatid mo yung salvation, di ba? Hindi ko magsisave, pero yung good news of salvation. Amen. Take away. Isa-isa na. Take away. Ano yung natutunan natin ngayong gabi? Simula tayo kay Tita Fe. Tita Fe, any inputs, any questions, any takeaway, any Pastor, added teaching? Sige po, Tita. Meron lang ako itanong. Sige po. Kasi maraming Christian sects na, not marami, but some Christian sects, they teach eternal security. Apo. And then you took mention of that tonight. Apa. How about ang Nazarene? Does the Nazarene Church also believe and teach eternal security? Ang are we talking about kahit po hindi tinanggap? Yung once saved, always saved. Okay, pag sinabing i-explain natin na konti na po. Pag sinabing once saved, always saved. Balimbawa, tinanggap ko si Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Di saved na po ako, diba? Technically. Tapos, deliberately, as in saved na ako. Eh, pwede ko na, nakawang ko na itong Bank of America. Total, saved naman ako eh. O kaya, gahasain ko yung kapitbahay namin. Saved naman ako. Kumbaga, intentionally ah, yun yung motibo ko. O kaya, basta gagawa ko ng di kanyaya sa mata ng Diyos. Total, nakalista naman yung pangalan ko sa heaven. Di ba? So, kumbaga, yun kasi yung ano, yun yung technicality na they are always saved. Okay? So, ako po naniniwala doon sa salita ng Diyos, no? Na tayo mga Nazareno, tayo mga Nazarenes, naniniwala na once you are doon, nandun na sa palm of His hands, di ba sabi sa Bible, He will not allow you to be snatched away. So, ibig sabihin po, yung salvation nasa sa'yo na. Unless na lang, so, ito yung kamay ng Panginoon, di ba? Ayan. Tapos, nandyan ka, nakahiga ka na dyan. Sabi niya, since nandito ka na sa palad ko, I will not allow you to be snatched away. So ibig sabihin, walang force ng enemy na makakakuha sa iyo sa kamay ko kasi mahigpit ang pagkakahawak ko sa iyo. Eh, that is Pastor, if you remain connected to God. Opo, that is salvation. Yes. You remain connected. Yes. Pero po pag nagpipiglas ka,
gentleman ng Panginoon eh. Kasi may free will eh. May gift of free will eh. Mm-hmm. Pupiglas ka, sabi mo, ayoko ng kamay mo. Bibitawan niya kasi hindi kanya bibitawan pero i-release niya kasi gentleman siya, nagpupimiglas ka eh. Sasabihin mo, aalis ako. Decision mo yon. Okay? Then salvation will be lost kasi decision mo umalis eh. Di ba po? Pero kung ito, nandyan ka, you have a relationship, that won't be lost kasi nandyan ka eh. At nandyan din siya, gusto kanya talagang hawakan, ayaw kanyang pakawalan dahil mahal na mahal kanya. Pero once we decided to go against Him, di ba, pinag-usapan natin yung entire sanctification, we are holy, we are separated, di ba? And then we live an unholy life, then there will be a question of, are you fitted doon makasama yung holy God who made you holy because of His grace through your faith, you were saved. Parang ganon. So, ang sagot po doon sa madaling salita, once you decided na you leave the presence of God and you turn back against God. Kasi sabi, di ba sabi ng Panginoon, go ahead, sin no more. Di ba naalala niya yung babae, inahuli, an adulterous relationship. Sabi niya, your sins are forgiven, go ahead. And sin no more. Ibig sabihin, huwag ka nang bumalik, live a holy life. Eh kung yung babae na nag-decide na, hindi eh, nakaligtas ako sa stoning eh. Eh di nung kapitbahay namin, siya naman yung bago kong boyfriend ngayon. So, naalala niya yung babae dun sa well? Lima yung asawa nun. Lima. Ang sabi ni Jesus, expose siya agad. Two naman, wala kang asawa, pero lima. Lima ang asawa mo. Common law. No? So anong ibig sabihin nun? Nung tumalikod siya doon sa kasalanan niya, iniwan niya lahat yun. Pagkatapos, ipinamalita niya doon sa bayan nila. Doon sa Samaria na, hey, may Jesus Christ na kilala ko, yung Messiah, yung Kristo. So, change lives, change hearts, yun po yung manifestation na kilala natin ng Panginoon. Pero if we will use the technicality, kasi kung tatanungin, alam ba ng Diyos kung sino yung masisave? Of course, he's all-knowing. He's all-knowing. Alam niya kung sino masisave at hindi. Diba? Pero tayo, nasa sa atin kung gusto natin na masave o hindi. Kasi may free will eh. Once you use the free will properly, that's a good side of free will. Once you use the bad side of free will, yun yung dark side niya. No? So we cannot say na kapag ka nagpupumiglas ka at gusto mong umalis at gusto mong gawin yung mali na ayaw ng Panginoon, and still you will claim, teka, saved ako eh kasi predestined na ako or I have the eternal salvation and so on and so forth. Predestination. Kasi that will void the deal. Mm-hmm. Kasi kahit sa common business deal eh, nagkasundo na tayo and yet pagdating sa dulo, gusto mo na naman taasan yung presyo, that will void the deal. Naintindihan ba natin? Kumbaga, itong presyo ng kotse, sabi natin, $5,000. Umuo ko, umuo ka, nagpirma na tayo, so okay na tayo. Pero pag bigla ka nag-decide, dahil free will mo, gusto mo akong dayain, sabi mo, at total, meron na akong pinangahawakan na kontrata. Eh. Kahit singiling ko na siya ng $10,000, wala na siyang magagawa. Ay, hindi naman ganun katanga ang Lord. Nag-deal na kayo. Binayad niya na yung dugo ng anak niya. Eh. Ang mahal-mahal nun. Pagkatapos, ulokohin natin siya na, okay, total, save na ako. Gagawin ko na yung gusto ko. Kahit mali. Eh, total, save na ako. Eh. We cannot use that deal. Even sa human business deal. Hindi siya po pwede. Di ba? Yun. So, ang standpoint natin is that salvation is free. Pastor, dyan ba pumapasok yung sinasabi we should always work on our salvation? Well, we don't work for our salvation to get it. Kasi it's free, di ba? Yun yung grace. But since nakakuha tayo ng libre, di ba? Sarap po, binayaran yung utang ko. Di ba? Eh, ang kapal naman ng mukha ko kung hindi ako tutulad dito sa napakabait sa akin. Nakapunan din. That's how we show
That's how we work on it. No, not to get it, but it's the manifestation of the salvation. Alam niyo, kumbaga, manifestation na siya eh. Kasi yung tinuro sa atin natin, work hard, pray hard. Yeah. Lumuhod ka, mag-ano ka ng kandila, magpakain ka ng mahirap, alam mo yun, madaming works. Noong unang panahon na kasi lang, magbayad ka ng ano, sa praile, yung ano, indulgensya, blah, blah, blah. So, ang dami mong dapat gawin para, ano, meron pa nga na, o dapat yung isang mong anak na lalaki magpare para masave ka. Di ba? Yung mga ganun pa nung araw. Pero yan, hindi yan kailangan. All you have to do is accept. Kasi may prevenient grace eh, accept Him as personal Lord and Savior. Now, if you are living a holy life, you're entirely sanctified, if you are separated, okay, at meron ka ng magandang relationship sa Lord, ang manifestation yan, yung buhay na righteousness, yung buhay na mahinahon, yung buhay na maganda, buhay na yung bang worth emulating. Alam mo yun? But you're not necessarily doing it in a sense of, kumbaga, you are inspired by God eh. Kasi nakakopya mo siya eh. Nagmamanifest siya sa iyo eh. Di ba? Parang to be like Him. Yes, kasi nga image and likeness na para bang, alam mo yun, parang, sabi nga eh, ang tawag nito. May maganda lang akong example. Nag-competitors check kami. Alam niyo, ang ibig sabihin ng competitors check, kakain kami sa isang restaurant at i-compare namin yung service nila sa service namin. May kasama ako na boss ko, sabi niya, tingnan mo to, kumain kami sa KFC, Kentucky Fried Chicken, no, sa Show Boulevard. Sabi niya yung boss ko, tingnan mo tong crew, kanina pa nakasibangot. Di ba? Yung counter crew, nakasibangot sa atin. Yung nagsuserve dun sa yung dining crew, nakasibangot sa atin. Pustahan tayo. Paglabas sa manager, nakasibangot. Eh di, tatawa-tawa lang ako. Sabi ko, tingnan nga natin. Lumabas na yung manager, galing sa opisina, nakasibangot. So anong ibig sabihin nun? Kung sino yung leader, siya rin yung tao. Naintindihan po natin? Yeah, yeah. Mm-hmm. Kung ano yung puno, yun ang bunga. Eksakto. Ganun din ang Panginoon natin. Kung mapagmahal yung Panginoon natin, dati kasi sa totoo lang, hindi ako mapagmahal. Eh. Napaka-selfish ko. Pero niya, natutunan ko kayong mahalin na hati ko naman kayo kilala. Di ba? Kung ako yung dating Jeff, wala ako pakialam sa buhay niyo. hindi ko kayo kakausapin. Nakasibangot ako palagi. Alam mo yan. Pero dahil natutunan ko yung pagmamahal sa Diyos, then I learned to love people. Alam mo yun? Dahil natutunan ko yung mapagpatawad, then I learned to forgive. Dahil natutunan ko yung malinis na kaisipan, then I learned na maging malinis yung kaisipan. Everything, righteousness, honesty, everything, natutunan ko lahat yan sa Diyos. Dahil siya yung leader ko eh. So, ganun yun. Nagmamanifest palagi sa leaders natin. So, since siya yung leader natin, automatic magmamanifest sa atin yan. Hindi mo may iwasan. Hindi mo ba napansin na minsan may mga ugali ka before na ginagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon? Yes. E samantalang noon, hindi mo naman kilala ang Diyos. Di ba? Nasinubukan mo rin naman tanggalin sa iyon. Hindi mo matanggal-tanggal. Mm-hmm. Pero ngayon, no, automatic nawawala. Kasi nararamdaman mo yung sa tawag natin mga Pilipino, konsensya, pero ito, Holy Spirit yun eh. Dinidil ka na ayusin mo yan. I-adjust mo yan. Hindi maganda yan. Kahit nga, minsan iisip mo lang, oh, nagtatalo na sa isipan mo, sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, huwag mo isipin yan. Masama yan. Give the benefit of the doubt. Huwag mo isipin yan. Diba? May mga ganun. O kaya, huwag mo sabihin yan. Diba? So, yung mga ganun. Ayun, tita, balik tayo sa tanong mo. Dahil ko na-explain. Tita, ano po? Nasagot ba yung tanong niyo? Opo. Yes, Pastor. Thank you. Opo. Any takeaway po? Any input? Anything na you wanna add? Tita Fe.
Wala akong pastor. Okay na po ako. Sige. Okay. Next, sino po? Sino susunod? Volunteer. Sige, binovolunteer na kita, Sister Pepot. Sige, Tito Pe. Pasensya na kayo na, pa 2 hours tayo eh, daldal natin. Okay nga, hindi ko, interest, very interesting naman eh. Oh. Nantok na ako kanina, pero nawala yung antok. Sige, Sister Pepot, any input? Ayun nga, yung sinanong ko sa inyo kanina, Pastor, na yung prevenient case, yung pala ang nag-lead sa ating kay Lord. Kahit, yes. Sa salvation. Wala, hindi pa natin, hindi pa binibigay. Ano? Hindi pa tayo saved, pero nasa atin na yung binibigay na sa atin. It was, parang offer, naka-offer na po sa atin. It's open. Kahala ka kung tatanggapin mo o hindi. Apo, yung example ko kanina, yung sinasabi ko, yung parang ako, ba't mahal na mahal ko yung nanay ko? Kasi nga, na-develop yung pagmamahal ko sa kanya. Dahil pag naalala ko, nung bata nga ako, no, siguro I was 6 or 7 years old, naalala ko pag gabi uwi siya, kukumuta niya ako eh. Hindi ko naman hihingi yun eh. Pero nagtanim siya sa akin ng pagmamahal. Sa pamamagitan na simpleng pagbukas ng katol, may katol pa nung araw. No, katol. Katol. Nalagay ng, ano yun, ng kulambo. Tapos, pag ano yun, naaalala ko yun yung mga ginagawa niya. At sa akin, hindi ko inihingi yun. Pero binibigay na. Kaya ngayon, naiintindihan ko siya, mahal ko siya. Kasi napakabait na nanay ko pag nakilala, pagpunta nun dito, pag nakilala, napakabait nun. Eh kung may Martyr Award, malamang nanalo yun eh. Kumbaga, ano, kumbaga, ganun yung Diyos. No? Parang ganun yung Diyos eh. Kumbaga, hindi mo pa alam, hindi mo pa siya kilala, pero nabigyan ka na pala ng grasya. Yeah, yun yung ano nene. Kayo po, si Sir Lenlen. Hindi ko alam kung related yung naisip ko. Sige lang, okay lang. Nung nasa early, like for example, grade, I think grade 3, grade 2, na ang ano sa amin noon, lagi ako napapalo ng parents ko eh. Makulit kasi ako lagi. Yung di minsan, pumapasok sa isip ko yung maglayas. Kasi ang feeling ko, hindi ako mahal. And then sabi ng, nag-attend ako ng church, nagsimba ako minsan sa church. Kasi sinama ako ng mga madre. Sabi ng dun sa pare na anybody will not accept you. Even your parents, even your brothers and sisters, sabi ganun. But God will accept you no matter who you are. So, amen. Sabi niya ganun, kung wala kang parents, you feel you don't have parents, ampon ka na ng Lord. Parang you are already a child of God. So from then on, hinawala yung pagiging, kasi hindi, may mga kasi marami kami, hindi ako paborito. Ako yung napapagbuhusan ng init ng ulo. So, from then on, doon ko lang na-feel na may magulang pala ako. Yun. So, hindi ko alam kung anong related, kung related yung sa topic eh. That's very, kumbaga related siya doon sa topic, no? Kasi sinasabi doon yung konsepto na we long for human love. We long for yung parents love, yung love natin ng mga parents natin. Minsan, nung bata tayo, pinagkukumpara ko. Actually, hindi lang bata, kahit matatandaan eh. Nagkukumparahan pa na, uy ko, binigyan ko ni nanay ng ganito, ng ganyan. Nagkukumparahan pa eh, di ba? Kumbaga, we long for that. Di ba? We long for yung love ng mga anak natin. Di ba? O itong punso ko, binigyan ako ng ganito. Minsan nagkukumpara-kumpara din tayo, di ba? Somehow, we always long for something na tinatawag na pag-ibig. Pero, madaming tao, hindi nila nare-realize yung pag-ibig na yan. Available na yan noon pa. Hindi, yan ang hindi na bago. Luma na yan eh. Matagal nang available. Ang masakit lang na katotohanan, hindi nila alam, hindi nila na-experience. No, isang factor, alam nyo, tayo. Hindi kasi natin ini-explain eh. Diba? Hindi natin ini-explain sa maraming tao. Kumbaga parang
nakapulot tayo ng isang malaking kaban na nakayamanan, tinago lang natin sa kwarto. Hindi natin ibinahagi sa iba. Samantalang sobra-sobra yun. Diba? So, ganun yun. Kaya naghihirap yung mga tao kasi imbis na may pagkain silang pambili, nandun lang sa kwarto natin, nakatago, hinohoard natin. So, ganun din yung pag-ibig ng Diyos, yung salvation. Alam na natin yung tama, pero ayun, we just enjoy every Sunday na na-experience natin si Lord, di ba? Yung, alam yun, yung fellowship, everything, yung Christian life. Pero may responsibilidad din tayo na i-share yung gospel sa buong mundo. Kaya we need to support yung mission natin sa Church of the Nazarene, no? At saka yung sarili nating mission. Kasi unless na ma-experience mo mag-mission, talagang ma-appreciate pa talaga si Lord. Talaga super ma-appreciate mo. I think that's related to something din. Yung kinukwento mo. Anything else? Ikaw, Pastor Tin, anong yung point of view? May tanong ka ba? Meron kang gustong i-share anything? Akin, ano lang, nung napag-usapan po natin yung salvation. Mm-mm. Kasi may ibang mga denomination na sinasabi nila, pagka save ka na talaga. Parang ganun, like once you're saved, you're saved. There's truth in that, actually. There's truth in that. So, go ahead. So, parang, yung explanation nyo po na, yung nobody can snatch us out from the Lord's hand, pero pag nagpupumiglas ka, you know, God is gonna let go, parang ganun. Kumbaga parang may mga kaibigan po ako na hindi naniniwala sa ganun. So, and we respect that. Yeah, so yun lang. Parang naisip ko, bakit kaya iba-iba pa yung ano, paniniwala natin? Isa lang naman po ang Biblia ang binabasa natin. Parang ganun lang ang pumapasok sa isip ko. Like, how come there are so many different denominations? Yes. See, it is important na we interpret the Bible based on how the Holy Spirit is explaining it to us, not based on how we want it to be explained. Ibig ko sabihin, halimbawa, may isang storya, dapat interpret natin yon base dun sa sumulat ng storya, hindi yung ibe-base natin kung ano yung magiging kapakipakinabang sa atin. Yun. Kasi there's truth talaga naman doon sa once you're saved, you're always saved. Of course, sino ba naman ang gustong umalis sa presensya ng Diyos? At ang Diyos, ayaw kanya umalis sa presensya. Yun naman talaga ang goal niya, masave ka. Diba? Kaya there's truth in that. But once, deliberately, kasi wag na natin gamitin yung lalim ng theology. Let's use the common sense. Deliberately, you go against God, and yet you expect him na ano, except okay, deliberately you go against God, umalis ka dun sa presensya niya, pero bumalik ka, then you're in. Pero deliberately hindi ka bumalik, and then you claim that dala-dala mo yung ticket, Lord, remember, save, always save, 'di ba? Kasi when we look back doon sa mga stories doon sa Bible, that should apply to Judas. Right? Kasi hindi lang siya basta-basta Kristiyano. Nakasama niyang kumain, matulog, at mag-ministry si Jesus. At hindi lang siya basta nag-ministry. Isa siya sa mga leaders. In fact, treasurer siya. So ibig sabihin, may factor na leadership factor siya. So kung i-claim niya yun, Lord, kahit na umalis ako sa presensya niyo, kahit na hinudas ko kayo, kaya nga may word na hudas galing sa pangalan niya, di ba? Kahit na niloko ko kayo, eh hindi naman ako nagre-repent. Pagdating ba, tapos pinatay niya pa yung sarili niya. Pagdating niya ba dun sa ano, na harap sa judgment throne, dala-dala niya yung ticket, Lord, nag-ministry tayo, remember, save, always save. Kung ikaw ang Lord, ano sasabihin mo kay Judas? I-compare natin kay Peter. I do not know you.
I-compare mo kay Peter. Si Peter, mas worse kay Judas yun eh. Kasi si Judas, ang beses niya lang na... three times. Si Peter, tatlo beses. Mm-hmm. Si Peter, tatlo. Di ba? Mm-hmm. Pero ang ginawa ni Peter, di ba? Humingi ng tawad. Mm-hmm. And he was used by God. In fact, si Peter ang first pope, sabi nga ng Catholic Catholic religion. Di ba? Si Peter ang... sabi niya nga, you are the rock. In fact, si Jesus yung rock. No? Petra means rock. Kumbaga, ibig sabihin kasi, yung magiging first church, this will be led by Peter and so other disciples. No? Ibig sabihin, si Peter gagamitin ng mas matindi. Nagkasala, nag-repent, kaya ginagamit na malupit. Parang tayo, nagkasala, nag-repent. O, di ba ginagamit tayo ngayon sa LA Philnas? Parehas tayo ni Peter. Pero si ano, kaya doon, pwede mo sabihin, you're saved, always saved, Peter. Parang ikaw, ako, tayong lahat. O, you're saved, always saved. Kasi, nagkamali kayo, nag-repent, hindi kayo umalis sa Panginoon, then you will be used mightily. Pero yung kaso ni Judas, at dala-dala niya yung ticket sa heaven, Lord, once saved, always saved, remember. Pero look what happened to Judas. Anong ginawa niya sa Panginoon? Di ba? Hiniyahan niya, hinubaran niya. Tinrap niya, nilagay niya sa kamatayan. In fact, kung si Judas nag-repent, eh, doon hindi makatanggi si Lord. Kasi sabi niya, mercy. Kasi ang Lord hindi sinungaling eh. Hindi siya pwedeng mag-go against sa kanyang prinsipyo eh. Pag sinabi niya, nag-repent ka, nag-ask ka ng forgiveness, I'm sure patatawarin siya right there and then. Okay. Tinatwa mo ako, patatawarin kita. And then, possible, hindi siya napalitan doon sa 12 disciples. Diba? Pero kung deliberately, you go out from the presence of God, and then you will make use of that ticket na save, always save, then kahit common sense, mahirap siya i-accept eh. Hindi na theology pag-uusapan. Alam niyo. So, alimbawa, sa example, organization, ba sa church natin, may ginawang mali si Sister Pepot, halimbawa lang. Halimbawa, inuwi niya yung ano, yung collection ng Sunday. Halimbawa lang. Lagot ka kay Sister Girlie. Lagot ka. Na, halimbawa, ano, nakita ni Sister LD, uy, pastor, nawawala yung ating yung collection box, na yung tithes and offering. Nakita ko inuwi ni ano ni Sister Fe. Ni Sister Fe, no? Tapos bumalik si Sister Fe. Di ba? Tapos sinoli niya. Sabi niya, sorry, natemplang ako. I mean, ako, I myself, hindi kita sisipain na simbahan. I would embrace you kasi kita ko yung repentance, yung pag-ibig mo sa Diyos and you were cleansed and you... Alam mo 'yon? Pero limbawa, umalis si Sister Fe. Diba? After 2 years, naubos niya na yung pera. Walang niho niha. Bumalik siya. As if nothing happens. Diba? And di ngayon, ikukumpront siya ni Sister LV. Sabi ni Sister LV, Sister Fe, nakita kita. Kinuha mo yung collection box worth 1 million. Eh, 1 million pa naman collection natin every Sunday. Amen. Praise the Lord. So, amen. Ngayon, so, nire-rebuke siya ngayon ni Sister LV. Ang sabi ni Sister Fe, Sister LV, wala kang karapatan na ganyanin ako. Tandaan mo, anak ako ng Diyos. Once saved, always saved. Ngayon, ano reaction ni Sister LV? Diba? Ano reaction ng Lord? Kasi ang tao na prideful, nagagamitin yung technicality, parang batas. Madami nakakaligtas sa batas dahil gagamitin nila yung technicality of law. Mm-hmm. Diba? Oh, hindi sa iyan lupa na hindi. Dito na pinanganak ng lolo ko, lola ko, hindi. Meron akong ano, pinirmahan ng, ano, ng city office, ng city mayor, oh, no, akin to. Wala ka magamit, titulo ko. So napaikot niya yung batas, kahit hindi kanya yung lupa. So land grabbing na yun. So wala siyang magawa. Mal-edukado siya, hindi siya nakapag-aral, talo siya. Pwede mong ikutan yung batas, pero ang Diyos, hindi mo pwedeng ikutan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Hindi mo pwedeng i-claim na kanya ka pero wala ka namang relasyon sa kanya. Maring noon meron pero hindi ka bumalik. Pero ibang usapan nga kasi pag bumalik ka eh.
Kahit mag-apostasy ka pa. Basta pinatawad ka, pinatawad ka. Ganun ka merciful ang Diyos. Yeah. Ngayon, pero tayo, hindi naman tayo mag-ipag-debate doon sa mga kapatid natin. In fact, dapat unawain natin. No? At igalang yung kanilang ano, ipaliwanag natin yung ating posisyon. Kung di sila niniwala, igalang natin. Ngayon, pag meron silang sinabi, igalang din natin. Kumbaga, ganun lang yun eh. No? At ganun talaga sa lahat ng pagkakaintindi. Parang ano yan eh, sinasabi ni Christina, sabi ni Pastor Tin, ba't ganun? Isa lang ang Biblia, kanya-kanya pang interpretasyon. E ba, pag nanood naman tayo ng telenovela, iba-iba rin naman ang interpretasyon natin. Di ba? Ganun din naman yun. Pero, meron din akong alam, Pastor. Sige pa. Excuse me. Isa sigurong reason din yung iba-ibang sects kasi meron silang emphasis like the Baptist Church. Mm-hmm. Meron kasing mga sects na sprinkling lang yung baptism in water, nag-sprinkle. Pero ang Baptist, yeah, they really follow, mm-hmm, you know, yung the real baptism, which is an immersion. Kaya, kaya doon nila din kinuha. Tapos yung Methodist naman, Pastor, mm-hmm, yung mga ano nila, yung activities nila sa church, yung programs, yung lahat-lahat, ay they follow a certain method. Kaya naging Methodist sila. Yes, pero, yes. Pero hindi naman yun major thing. Yes. Yung mga differences na yun na ano, sinusunod, ini-emphasize, hindi naman yun ang major thing. It doesn't concern the salvation. Yeah. The major thing is salvation. Apa. So, okay lang din yung mga different sects or denominations. Tama po si Tita Fidon, kung it doesn't concern the salvation, kung yeah, ano ba ang ano yun, magtataas ka ba ng isang kamay o dalawang kamay pag nag-worship? Ito yung mga nakakatawa. Alam nyo ba, pero noon pa naman to eh, sa Church of the Nazarene. Pagka dalawang kamay ang tinaas mo, pag isang kamay lang tinaas mo, hindi ka Nazarene. Yung mga ganun-ganun. Pero it doesn't concern salvation. Ngayon, wala na yan eh. Noon, kapag nanood ka ng sine. Pag nanood ka ng sine, hindi pwede sa Nazarene yun. Hindi nyo alam yan, di ba? Noon yan. Kapag ka, doon makikita mo naman all white ang Nazarenes, di ba? Sa mga pictures lang nila all white sila, di ba? Hindi na ngayon. Bawal ang party, sayaw. Yeah. Hindi nagsasayaw, nagpa-party na yung parang dance, bawal yun. Mm-hmm. So hindi na ngayon, hindi na ganoon. Noon, piano lang ang Nazarene. O ngayon, meron ng banda, meron ng ano, di ba? Yung banda na. Yeah, because it doesn't concern salvation. Ano yan? Pero once it concerns salvation, doon tayo maghihiwalay. Doon tayo, alam mo yun. Pero maggalangan pa rin tayo. Kasi ganito yan eh. I remember, Pastor. Excuse me. Sige pa, go ahead po. I remember, Pastor, nung lumipat ang New Hope sa Visita, nag-share kami sa American Service. Apo. Hindi na gustuhan ng matatanda ang New Hope, kaya kami napaalis doon. Kasi tayo may banda. Sila, parang yung mga mamakaluma, hindi na gustuhan ng matatanda. Kaya napaalis kami doon. Wala naman din masama kung mag-full band ka or mag-piano ka lang. Alam mo yun. Ako, actually, na-appreciate ko yung ano eh, yung pastors and leaders conference or yung Palcon na inatinan ko dati sa San Diego. Yung praise and worship team nila, kumanta ng hymn, kumanta ng bago, kumanta ng Hillsong, kumanta ng rap, kumanta, lahat naka-present. Kasi alam niyo kung bakit ang sabi nila, this is the new Nazarene. Hindi yung nakastick lang sa, alam mo yun, na sabi ng iba, kapag gumamit ka ng drum, sa demonyo yan. Gumamit ka ng electric guitar, sa demonyo yan. Mga ganun. Alam mo,
ano yung nakalagay sa Bible na, na strings, cymbals, gongs, di ba? Nakalagay sa Bible eh. Make joyful noise unto the Lord. Yeah. Joyful clashing noise. Clashing cymbals pa nga, Pastor, eh. Clashing. Oh, nga. Kaya nga, I mean, yeah. Di ba? So, pwede ba nating talikdan yun? Ano na? It doesn't concern salvation. Wala tayong makipag-away. Ito ang siste. Yung Katoliko kaibigan natin, in-invite natin Trinity. Sa church. Pastor. Diba? Salvation at saka the Holy Trinity. Apo. Yun. Importante. Salvation at saka Holy Trinity. Oh, yes. Father, Son, and Holy Spirit. Yung ano, kasi meron mga oneness lang, di ba? May Jesus Christ lang, naniniwala. Uh-huh. Ito naman. Yeah. God the Father lang, di ba? Walang Holy Spirit, mga ganun. Mm-hmm. So, alam ba mga kasi po, nag-invite tayo, kaibigan natin, Katoliko. Di ba pumupunta sila? Ginagalang nila tayo, pumapasok sila, nag-observe sila, nakikipalakpak din sila, makikita mo eh, nakikinig sila. O minsan ano rin sila yung ano yun, communion, minsan iba hindi, minsan communion. Minsan pagkatapos mag-pray, nag-sign of the cross sila. Ibig sabihin ginagalang tayo ng mga ito, ng mga in-invite natin. Ngayon, pag tayo umattend tayo sa bahay nila, eksakto. Pagdating mo doon, may birthday, inimbita ka. Tapos pagdating mo doon, nagnunubina sila, nagrosaryo. Upo ka lang, tumahimik ka lang, respeto mo rin. Kasi yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, matuto tayong rumispeto. Alam mo yun, lalo na sa ibang paniniwala. Kasi nga meron akong pagkakataon na ako ay nakapagturo sa mga Muslim sa Ohio. Kasi nirespeto ko sila. Kaya nirespeto nila ako. Nakapagturo ako sa kanila tuloy. Kasi ni-respect. Kasi yung kagad bukana ako eh. Whatever you will tell me, I will respect it. It doesn't mean I will believe in it, pero I will respect it. Hindi ko kayo di-dispute or aawayin or di-debatihin. Alam mo, kasi bakit sila pag pumunta sa atin nakikinig, pero tayo parang ipit-pipit natin. Titin. Kasi alam, bakit ka naman matatakot? E secured ka naman, alam mo naman yung katotohanan. Pero at least, ipakita mo makinig ka, ipakita mo makisama ka sa kanila na iba kasi yung nagko-compromise, iba yung nagro-respeto. Alam niyo yan? Magkaiba yun eh. So dapat matuto tayong rumispeto. Pero wag tayong magko-compromise. Diba? O total eh, inuman na tayo. Punta na tayo dito. Kasi ano eh, galangin natin sila. Since nag-inuman na sila, makitagay na tayo. Eh, compromise yun. Magkaiba yun. Okay. Okay. Sino pa hindi nakakapag-in? Si Sir LD. Kayo po. Any input or any question or anything? Ano lang po, Sher, ano lang po. I'm just amazed po sa na-odang po ako sa love ng Panginoon, sa grace niya sa atin. Oo, even though we always turn our backs or nagko-commit tayo ng sin, still, amen. He is there to forgive. Yung unmeasurable ba yung grace niya? It's unfathomable po in love niya sa atin. You cannot, yeah. It's really overwhelming. Hindi mo siya masusukatan. So now oh lang po ako talaga sa kanya. So sabi ko nga, sino ba naman ako? Sino ba naman tayo? Yeah. Diba? Siya ano siya, Diyos na siya. Mm-hmm. Diyos na siya noon pa man. But still he chose to love us and to die for our sins, mm-hmm. Diba? Yun po yung na overwhelm ako sa yeah. Na naririnig ko ngayon sa ating he's really good. Mm. Yeah, he's always running us, running after us. Di mo pa yung kanta, the goodness of God. Mm. So he's always running after us. Mm. Yun ang hindi nakikita ng maraming tao eh. Yeah. Mm. Di ba? Imagine nyo, ang pagkakilala ko sa Diyos dati, yung matandang lalaki na mahabang bigote. Nakamukha ni Pastor Dondi. Tapos nandoon sa langit, 'di ba? Tapos may listahan, inilista kung ano yung kasalanan ko sa araw na 'to. Mm-hmm. Para pagdating ng panahon, sisingilin niya ako. Honestly, napagkakilala ko sa Diyos, na masungit, na alam mo 'yon na kumbaga hindi mapagmahal, alam mo 'yon. Parang nakakatakot. Yung parang pari na Kastila noon. Di ba? Parang ganun eh. Ganun yung mga nakakatakot. Yung nabuo yung ano ko, yung alam mo yun, ganun yung nabuo yung feature niya sa mind ko. And then nakilala ko yung Diyos
in a form of spirit, no? Yeah. Na hindi na walang ano, walang specific na itsura, pero ramdam mo. Yun yung nakilala ko noong mid-90s. Yun yung sumapul sa puso ko na nabago tuloy yung pananaw ko, nabago yung, alam mo, talagang parang nabagong, nag-iba ka, as in, totally. Nung nakilala 360. Yeah, so talagang, ano, talagang, ano ah, yung pananaw mo, nabago, parang bagong tao eh. Na, sino ba itong Diyos na to? No? Tindi, lupit, ang ano, ang sarap niya magmahal, sagad sa buto. Sobra-sobra yung ano niya. Kaya doon ako napaiyak eh. Naalala ko yung song na nagpaiyak sa akin noon. Ano, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Yun, yung song na yun. For some reason, hindi ko naman alam yung song na yun. Tapos, may altar call. Umiyak na lang ako na umiyak. Kasi every words, kinakanta ng worship team, parang pumupunit sa puso ko. Parang sinasabi ng Lord na ganyan kita kamahal. Yun, itong ko siya naintindihan. Simula ano, hindi na ako umalis. Pagkakataon, minsan, alam mo, apostasy. Lahat naman tayo eh. Diba? Kahit anong deny natin, lahat tayo nag-apostasy or nag-apostasy. Pero ang Diyos, napaka-faithful. Diba? Bumalik ka lang. Sigurado, may pwesto ka ulit. Diba? Parang anak mo, pag naglayas, pagbalik niya, nandiyan pa rin yung kwarto niyan. Diba? Kumbaga, gusto mo, nandiyan pa rin siya. O kaya, nag-college na. Diba? Pagbalik niyan, gusto mo, o yan, tsaka matulog, nandiyan pa rin yung kwarto mo. Like kang welcome. Diba? Kahit nag-asawa na nga, minsan, di ba? Anything else? Napahaba yung kwentuhan natin. May natutunan tayo, Pastor. Apostasy. Apostasy. At saka... Remember that. Yung word na depraved, ang ibig sabihin nun, wicked. No, wicked. Kumbaga, sabi kasi kanina doon, si yung mga tao naging depraved, naging wicked because sa kasalanan ni Adan at ni Eva. So, ang mahirap lang naman kasi dito sa minsan sa pagsulat ng mga Amerikano. Ang lalim ng English nila, kaya kailangan i-Google mo na lang. Saka magtanong ka kay Tita Fe. Kayo ang marunong, Pastor. So, ilagay ka nga dito, Pastor, eh. Apostasy, recycle lang. Sin, yes. Repent. Exacto. Yes, repent. Yeah. Ang apostasy, recycle. Totoo yun, recycle. Parang siya. Parang cycle. Alam nyo, unang ginamit siya nung panahon ng mga judges. After ni Joshua, yung apostasy ng Israel, maikot-ikot lang sila. Diba? Hanggang sa panahon ng mga hari na. Diba? Ganun din yun. Paikot-ikot din yung kasalanan ng Israel. So, dun, makapag-identify din tayo. Kasi sa punto sa buhay natin, paikot-ikot tayo sa kasalanan natin. Eh. Diba? Tapos yun ang gagamitin ng enemy para ibaon tayo sa kahihiyan. Hindi na tayo ngayon maniniwala sa Diyos. Kaya ang hirap gamitin yung ticket na once save, always save, Lord. Eh, malis ka na eh. Kahit sa bus, may ticket ka, di ba? Tapos umalis ka na, as may nakaupo ng iba, di ba? May ticket ako, pwede ko pa ito gamitin. Eh, wala, paso na yun. Last ano pa yun eh. Di ba yung mga ano dito, di ba may card na pwede mo lang gamitin for one day? Di ba? Ganun yan. Sa, dito sa Disneyland. Yun, sa Disney. Unless na lang na ano, one year yung... Excuse me. So, anything else before we, you know, we pray for... Tandaan natin yan. Regeneration. Apostasy. Regeneration. Ay, actually, papunta tayo dun sa ano, susunod sa prevenient grace ay... Repentance pala. Repentance. Ayan. Ayan, maganda na kayo ng mga question. Alam nyo, na-enjoy ko noon yun. Ako'y store manager sa Jollibee. Masing mantang crew. Gabi-gabi yun. Nag-Bible study kami. No? And
Ang na-enjoy ko doon yung question and answer portion. Kasi lahat ng question na hindi ko akalain, natanggap ko doon. Matitindi magtanong yan. Kumbaga, makakalog ang utak mo para sagutin yung mga tanong nila. Pero kadalasan masasabi ko, hindi ko alam yung sagot. Out of this world minsan yung mga tanong nila. Yeah. Pastor. Po. Meron pa ako isang tanong. Sige po. Meron akong alam talagang tao, Pastor. Apo. Sinasadya niyang ginagawa yung something na alam niya na hindi acceptable to God. Mm-hmm. Kasi because he has in mind na it is okay for him to do it and after that ask for forgiveness and God forgives. Ano ang masasabi ninyo dyan? Sinasadya niya. Apo. Believing that after he commits it and he asks for forgiveness, God will forgive. Pwede nating... Ang ginagawa niya from time to time. Halimbawa, nanluloko ng tao, nag-tell a lie, denying what the agreement, babaguhin ang agreement, hindi tatanggapin yung original na ano, nanluloko ng tao. Alam niya na pagka ginawa niyang ganyan, talagang he has offended God. Pero because he believes that God will forgive him, okay lang sa kanya, manloko ng tao. Anong masasabi ninyo dyan? Tungkol kasi dyan, Pastor? Dyan po tayo bubunot sa Bible, no? Sinasabi natin kanina. Sabi nga natin, pwede natin lokohin ang mga tao, pero hindi natin pwede lokohin ang Diyos, di ba? Naalala niyo yung sinabi ni Jesus na, ano, get away from me, you brood of vipers. Alala niyo yun, di ba? Sabi niya, umalis kayo dito, mga ano, mga ulupong sa Tagalog, ano? Sino yung sinasabihan niya mga yon? Di ba yung mga Pharisees, mga Sadducees, yung mga scribes, yung member ng Sanhedrin, di ba? At yung tao na they appear to be holy, malinis yung kanilang pangangatawan, damit, they look like priests, they look like spiritual leaders. Pero 'di ba, sabi rin salita ng Diyos, yung kalooban nila para daw ano, yung isang ano, yung alam mo yung libingan, bulok daw at punong-puno ng kabulukan. 'Di ba? So pwede natin lokohin yung mga tao, pero ang Diyos nakikita yung ating kalooban, 'di ba? Pwede natin sabihin na total patatawarin naman ako ng Diyos. Or sa mata ng tao, mukha naman akong holy. Diba? Pwede natin lokohin kahit sino. Kahit sarili natin, lokohin natin. Eh, pwede. Pero kahit kailan, di natin pwedeng lokohin ang Diyos. Kaya tandaan natin, may rason ba't niya sinabi yun, di ba? Get away from me, you brood of vipers. Di ba? May rason yun. Iyon ay hindi naman nababago. Kapag ganun po yung pag-uugali, yung pananaw sa buhay, ganun yung sistema mo. Pag mukha kang holy, mukha kang mabait, pag linggo, pero kapag private time mo na, ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundo. Kaya paulit-ulit sinasadya mo. Sasabihin sa'yo ng Diyos, huwag kang magulat. Pagdating ng panahon, nakala mo, safe ka. Sabihin niya sa'yo, away from me, I don't know you. Di ba? Everybody will call me Lord and everybody will call me Lord, Lord. But I tell you, sabi niya, not all, hindi sila ang totoo. Di ba po? Ang totoong nakakaalam kung sino yung totoong anak ng Diyos, ikaw at saka yung Diyos, kayong dalawa. Di ba? Ikaw nakakaalam kung save ka o hindi. Kasi parang ginagawang mystery yan ng, ano, ng mundo eh. Save kaya ako o hindi? Tandaan mo, pagka nagduda ka na save ka, there's something wrong sa faith mo. Di ba? Kasi dapat, alam mo na save ka. Kasi, ano eh, this is something na assurance sa'yo ng Panginoon at may relasyon ka sa Kanya. Kaya tayo minsan nagdududa kasi we dwindle doon sa relationship natin sa Kanya. Di ba? Kaya tandaan nyo, ang Kristiyano, pag excited mamatay, ibig sabihin nun, ang ganda ng relasyon sa Diyos. Pastor. O,
Pag ang Kristiyano, takot mamatay. Kasi po, meron po akong ano, nag-preach po ako sa ano, sa isang youth camp. Meron po akong katabi, preacher de, ano, speaker din siya. So mauuna siya, sa, hindi mauuna ako sa kanya. Magkatabi kami sa backstage. Di bago ako mag-preach, ako muna tapos siya. Pagkatapos ito po, siguro mga 10 years younger siya sa akin. Sabi niya, nagpe-pray siya. Alam niyo yung prayer niya na narinig ko. May pagkachismoso ako eh. Pinakinggan ko yung prayer niya. Sabi niya sa prayer niya, alam niyo kung ano? Lord, take me now. Take me now. Lord, take me. Alam niyo, kinilabutan ako. Ano yun, pastor? Sabi niya, Lord, take me now. Now. Take me, Lord, now. Take me, Lord, for your glory. Take me now. Ganun yung prayer niya. Sabi ko, teka, teka. Sa loob-loob ko, teka, magpipreach pa tayo. Nasa youth camp tayo. Pag kinuha ka ng Panginoon ngayon, eh, walang kasunod. Ako kukuha ng slot mo. Pero sa totoo lang, natakot ako noon. No? Pero eventually, na-realize ko, grabe yung relationship niya sa Lord. Na he's willing to be taken. Kasi parang yung ano-ano na siya sa prayer. Yung, kasi nagsimula siya, pinagpipray niya lang ako. Pinagpipray niya yung preaching, na mag-minister sa mga kabataan, blah, blah. Hanggang sa lumalim na siya, lumalim, tapos nagtatangs pa siya, tapos sabi niya, Lord, take me now, take me now, take me. Sumiyak siya, take me now, Lord, take me now. Kinilabutan ako, sabi ko, alam niyo, hiyang-hiya ako, kasi mas bata sa akin yun, pero yung level ng spiritualidad niya, wala ako sa kalingkingan. Kasi sa loob-loob ko, if you are that kind of Christian, you're very much willing to be with God anytime, wow, iba level mo. 'Di ba? Pero pagka-Kristiyano kang lahi ka natatakot sa kamatayan. Diba? Ang kinatakutan ko, pastor, yung ano sobrang dilim. Yung sobrang dilim, pastor. Yeah, kasi tayo dapat ano eh, assured tayo na alam 'yon. Once we close our eyes, the Heavenly Father will accept us. Kumbaga in his loving arms. Kasi imagine nyo ha, yung last minute na magnanakaw, sabi niya, forget me not, sabi niya, Lord. Sabi niya, tapos sabi ng Lord, ano sabi niya? Oh, sige, magkikita tayo sa paradise. O di pagpikit na, di ba namatay na kagad dyan yung thief na yon? Pagpikit ng pagbukas ng mata na, nakita niya na si Lord sa paradise. Diba? So, yun nga, last minute eh. Tayo, sarap ng feeling. Sarap ng feeling na, diba? Tayo, tagal na natin kung saan. Ano pa tayo matatakot? Instantaneous. Diba? Wag tayo matakot, diba? Kaya kung may sakit kayo, magpa-pray kayo sa akin kasi last time na pinag-pray ko naman. Naka-flatline. Nakita niya yung Panginoon nung huli kong pinag- Biro lang. Pero hindi, hindi na totoo. I mean, huwag tayong matakot. I mean, diba, sabi nga ni Pablo, ano yun? To die is gain for Christ. Diba? Oh, yeah. To live is Christ. To die is gain. To die is gain. Oh. Yeah. So, ang buhay, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi simula ng eternal life. Diba? Worth na magbunyi. Diba? Kaya ako gusto ko, sabi ko, pag ako'y namatay, ang gusto ko, walang lamay. Yung lamay ay ano, nagkakantahan yung mga tao. Diba? Para masaya. Kasi hindi ko na kayo alintana nun, masaya na ako din. Naiyak kayo, ako'y masaya. Di ba? So, dapat masaya. Anyway. Hi, Erza. Hi, Erza. Hey, hi. Hello, Erza. Hi, pretty Erza. Nagiging pusa na naman siya, pastor. Nagmiyaw-miyaw na naman siya, mga classmates. Miyaw-miyaw. Oh, sige, ayoko na kayong i-hold pa. At napasarap ang ating kwentuhan. Next Friday, repentance. Assignment nyo, maghanap kayo ng matitinding tanong.
Tapos hanapin natin sa Bible yung sagot. Di ba? Yung maganda, hanapin natin sa Bible yung sagot. Magtulungan tayong sagutin yung tanong na yun. Kasi maganda yun, na-equip tayo para pag dumating yung mga pagkakataon na nakipag-usap tayo, tinatanong tayo, at least eh, meron tayong may sasagot. Di ba? Hindi opinion natin, kundi nakasulat sa Bible. Sige. Ay, meron po ko lang ano? Yung Bible verse about do sa tanong po ni Tita Fe kanina yung go ahead. Yung Galatians 6:7, yung do not be deceived, God is not mocked. Parang ganun. Kasi yung pagka paulit-ulit na niloloko nung tao yung sarili niya at ibang mga tao. Parang ang sabi pa nga doon, man shall reap what he sows, parang ganun. So may mga consequences po yung mga ginagawa ng taong yun. Na kumbaga paulit-ulit na nanloloko, mga ganun. So ayun, darating din po ang panahon na kung ano po yung mga ginagawa niya, babalik po sa kanya. Parang ganun. So ayun. Kineres back sa kanya. I asked that question because I have observed some, you know, sa ibang tao. And then my whole family was a victim of that. At saka ang nagbiktima sa amin, missionary. She knew the Bible. Oh yeah, she knew the Bible and she had gifts of the Holy Spirit. She was a dynamic teacher and preacher. Talagang ang galing niya. And then, ang nangyari. Oh, ako po, may mga experience po ako na mismo nagpahamak sa akin, Kristiyano. So, alam yan. So, hindi yung masasabi rin na kumbaga, hindi porque Kristiyano, na-harmless na. Ito pa, Pastor. Niloko ako ng isang pastor. Huwag nyo na lang po sabihin yung pangalan. Apo. Ah, hindi. Ah, no. Itago na lang po natin sa pangalan. Pangalan. Itago na lang sa pangalan, Pastor Jeff. or Pastor Norbert. Pastor Dick. Totoo talaga yan, Pastor. Totoo yan talaga. Uy, nag-undergo kami ng kahirapan. Sobrang kahirapan dahil nabiktima kami sa isang missionary. Yeah, hindi missionary na nag-build ng church sa Philippines. A very, very dynamic preacher and teacher. Very good talaga. Lahat ng tao believe na believe. And they could not even believe that this missionary could do such a thing dahil sa ang galing niya talaga. Talaga, Pastor. Yeah, totoo yan. Kaya, and then, itong pastor na sinasabi ko, Pastor, yung pastor talaga siya sa isang simbahan. Pero niloko niya ako ng husto. Nakakuha ng malaking pera sa akin. Especially when his son graduated from college, yung alam niyang mag-graduate yung anak niya sa college and then he needed some money like 20,000 pesos initial. Niloko niya ako. Pastor ng simbahan yun. Kaya po tayo sa simbahan natin. Naalala ko noon, no, kami noon sa AO1, kami nila Pastor Tin, I discussed to them yung tinatawag na safe environment. Kumbaga, I don't allow under my leadership yung tipong may mga secret dealings na halimbawa sali ka dito sa pyramiding scam na to, whatever, mga ganun. Tapos sasabihin, Pastor, kayo yung i-allow mo lang to sa simbahan, kayo yung upline. So, makareceive kayo linggo-linggo, basta i-allow mo lang to, wala kang gagawin, di ba? We don't allow that. No? Kumbaga, we uphold integrity, honesty na sa simbahan at hindi tayo nandito para ang role natin yung mga tupa dalhin sa Panginoon, hindi sila biktimahin. Hindi sila igisa sa sarili nilang mantika. Kasi kung gusto lang nating yumaman, madali. Pwede naman gamitin mo yung influensya mo, yung iyong yung respeto sa iyo ng maraming tao. No? At
Kumbaga, nakita niyo naman si kumbaga, nakita niyo naman yung lifestyle namin. Alam mo, kaming tatlong pastor, si Pastor Bert, nakita niyo naman, masipag na nagtatrabaho sa ano, sa seafood. At sila Pastor Tin, nakita niyo na hindi kami marangya mamuhay, or makita niyo na nakikinabang sa ano, sa mga makasama natin o nanloloko, whatever. Kasi pag nawala yung integrity, una, wala na makikinig sa'yo. Pangalawa, sayang yung opportunity na binigay sa'yo ng Diyos. Ang tanong, may mga pastor ba na nanloloko? Yes, mayroon. Hindi natin maiwasan yan. Pero ang importante kasi sa isang leader, makapag-create siya ng ano, safe environment sa church. Kaya pag may alam kayo agad na mayroong nag-aalok-alok ng mga kung ano-ano, diba? Well, we encourage everyone na to use the services and products of each and everyone para ma-bless naman. Kumbawa, kung kayo mag-grocery, doon na kayo sa Seafood City para ma-bless naman yung si Pastor Bert at doon siya nagtatrabaho. O kaya may-ari ng halimbawa ng Goldilocks si Sister Pepot. Eh doon na kayo bumili ng ano, ng cake. Kumbaga, we promote na magtulungan tayo. Yeah. Ba, lawyer si Sister Lenlen o yung sa services na ng Gulan yung kunin niyo, parang ganoon. Pero yung bawa nga na wala namang ka ano yun, walang puunan, gagamitin lang yung pangalan ng pastor tapos yung pastor ay apply na o whatever, mali naman yun, hindi naman tama yun. Kumbaga, at dapat mamuhay pa rin tayo ng ano, ng in modesty, no? Kasi ang Panginoon natin modest na muhay, di ba? So pag hindi tayo tinawag para magpayaman. Kasi kung pagmapayaman lang, eh, hindi na kami magpapastor. Kaya sa, <Yes. laughs> sa mga ganun, magtulungan din tayo na alamin natin. Kasi minsan, usually mga secret dealings yan eh. Kapag alam natin mapapahamak na yung flock, tulungan natin. Masasabihin niyo sa akin, akong bahala. Akong mag-aayos. Lagot sila sa akin. Rerek ba ka namin? Joke. Basta hindi natin pinapayagan yung ganun. At saka po para sa akin, ano eh, parang nakakahiya yung mapahiya ba yung pangalan ng Diyos? Yeah. Kasi dala-dala po natin eh. Yeah. So, we represent him talaga. Yeah. Yung pangalan niya. Maniwala kayo, napakadaming simbahan na nahati, nasira, nagulo. Dahil yung pastor, gusto niya yumaman. Mm-hmm. Di ba? So, na kung ano-anong mga inebenta or kung ano-anong mga ano yun, mga pyramiding scheme na ginagawa, na ginagamit yung trust factor ng pastor. So, na-end up sa ano, nahati yung simbahan, nagugulo. Di ba? So, pananagutan natin sa Diyos yun. Anyway, sige. Pray na tayo. Kaya naman tayo na mapaalam. 45 na. Ano ba naman kayo? Parang gusto yung paata magpuyat. Di pa tapos, Pastor. Di pa tapos. Hindi, sarap na, Pastor eh. Ayaw nga eh. Magkikita naman tayo sa Linggo eh. Sige, Pastor Tin, mag-pray ka na. Baka maabot pa tayong 1 o'clock eh. Magkikita-kita naman po tayo bukas. May prayer breakfast tayo bukas. Pray tayo bukas. Di ba naka-zoom na yun, Pastor? Opo, sali kayo sa Zoom. Mag-zoom na po. Mag-zoom okay. Po kayo. Yeah. 10 o'clock. 10 o'clock po. Opo. Yeah, ayun, sige po, let's pray. Dear Lord God, maraming salamat po, Lord, na itong sa gabing to, Lord, maraming pag-usapan, Lord. Marami po kaming natutunan. Maraming salamat po dahil ginamit niyo po si Pastor Jeff, Lord God, para po magturo sa amin. Lord, thank you for the wisdom that you have given him, Lord God. And thank you po sa mga umattend ngayon, Lord God, na maraming mga questions, Lord. Maraming salamat po dahil we have that eagerness to learn more about you and about your ways. Lord, maraming salamat po. Dahil truly na-bless po kami. And hopefully sa ginawa namin to, Lord God, ay na-bless din po kayo. Lord, we ask also, Lord God, na kayo po ang magbigay sa amin ng good night's sleep for tonight, Lord. At tomorrow po, para ibalik po kami sa prayer breakfast na may excitement
sa mga puso namin, Lord God, to pray naman po, to pray for our brothers and sisters who are in need. Maraming maraming salamat po and good night po sa inyo, Lord God. May you keep us safe kahit po sa pagtulog namin. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay, selfie muna. Si Sir Lianlen, pakita ka para mag-selfie tayo. Paano ngayon? Kita tayo. Huwag na lang ako kasali, Pastor, kasi nakakasira ako ng ano group pictures. Ay, hindi po. Click mo lang yung video mo. Ayan, okay. Okay, one. Two. Dali po. Salamin lang ako. Sige. Si Ersa, nagtutulog-tulogan, no? One, two, three, smile. Yeah. Good night, guys. God bless you. Good night. Bye. Tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.